hello everyone. Ayan, ako na lang nag-start. Hindi ko kasi alam kung baka may ano pa si April. Anyway, pakisabi nga kung okay yung aking camera. Sino na ba ang nandyan? May mga tao na ba dyan? Lahat naman tayo tao, no? Anyway, gusto ko lang malaman kung ayan, okay ba ang aking camera at ang aking mukha? Ayan. So, sinong nandyan? Ayan, teka lang ha. Paki-monitor nga. Ay, naku, teka, yung damit ko parang masyadong turtleneck ko. Ayan. So, ay, hindi ko pa pala na ribbon. Kamusta kayong lahat? Mega, mega, mega love shout out. Ayan, baka kasi si April na late, alam ko meron siyang tutor na ginawa. Wala, tita. April? Ikaw yan? Opo. April? Opo. Teka lang, ingay. April, ikaw ba yan? Oo, oo. Okay lang ba yung camera, Ning? Medyo malapit po. Ah, malapit siya. Okay. Ayan, ayan. Okay na? Ayan po, okay. Okay naman ang lahat? Wala okay bang distraction? Naka-live na tayo, ah. Kasi akala ko, baka ay po. Na-live na. Ni-live ko na, okay lang. Oo. Kasi sabi ko, baka ako, ano. Magpo-post po sana ako nung, ano, announcement. Nakalive ko. Oo. Sige, post mo na lang. Okay naman na. Ayan, oo. Ni-live ko. Gino-live ko na. Akala ko, ano. Sabi ko, ay, baka nag-tutor yun. Baka ako na-late ko ng dating. Okay lang ba to, yung ano ko? Opo, maayos naman po. Oo. Ayan. So, ito na. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Okay ba yung akin lipstick cape? Ngayon pa nagtanong dito. Opo, okay. Ayan. So, okay. Mega, mega love shoutout. Sige, April, go ka na dyan. Mag-post ka na lang dyan. Okay na. Yan na ang ating contest. But anyway, I'd like to thank yesterday's episode. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat. Sa mga naging kasama natin, of course, nag-join din si Doc Willie and Marie Nancy. And of course, si Jet Jet or Juliet, Donalyn, Sir Angus tsaka si Koy, si Lindsay, of course. Ayan ang ating mga kasama kahapon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Let's all be happy. It's Christmas time. Minsan talagang may mga bagay na medyo nakakapag-stress, pero dapat minsan ano na lang din, let's live life ano na lang as it is. Ika nga. Okay? Yan. So, kung mayroong mga bagay na nakakasanay na natin, go, go, go! Yan. Minsan kasi may mga taong nawawala tapos nakakagulo sa buhay natin, ayaan na natin. Huwag na natin. Basta't importante, hindi tayo nakakasakit ng kapwa. Yun, no? Ganun lang yun. Let's all be happy. Let's celebrate life. Ayan. So, teka lang, ha? Andito na tayo. Okay. Sandali. Okay. Kaya lang. Okay. Okay. Okay, sandali. View. Sandali lang guys ha. Okay. Ayan, maganda na naman ang ating topic. Kaya please, please bear with us. Ayan to. Sandali. Dilated cardiomyopathy. Ano to? Dilated cardiomyopathy. Cardiomyopathy. Diba? Naku, medyo maano-ano to. Kaya, kaalaman pang kalusugan ni Doc William Maring Nancy. Ayan. Ayan, sandali. Okay. Salamat sa lahat ng mga nandyan. Mega, mega, mega love shout out. Kamusta na ang lahat? Magaganda pa rin at mga... Ayan. Sandali ah. Ayan. Kailangan manatili tayong magaganda at mga gwapo. Ayan. So, ayan. So, asan na ha? Sandali ah. Merong commercial dito sa ano. Baka sakali mabigyan ako ng 1 cent dito. Kaya, huwag na natin putulin. Sayang din naman to. Diba? Okay. Okay. Asa na? Tagal? Sandali. Sandali. Okay.
Ang daming. Ano? Sandali ah. Sandali ah. Sandali ka. Sandali guys ah. Okay, sandali ah. Aha! Ano lang kayo dyan ha? Bear with me! Dali. Kasi importante lang. May tumatawag lang. Ano na mga ganap? Ano na mga meron sa inyo dyan? Anong mga... Dali. Sandali. Sandali. Sandali lang guys. Sa-segue lang ako ha? Dali lang naman to. May tumawag lang. Importante. Hello? Oo, pakibigay mo na lang dito kay Tita Dani kasi nag-YouTube ako. Andiyan naman siya. Nandito kasi sa loob. Okay, thank you, John. Okay. Ayan, guys. Mega, mega, mega love. Shout out. So, ito na, no? Punta na. Sandali. Ah, sandali. Okay. Anong mga ganap? Anong mga meron? Ayan. MLSO, 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 Criselda. How's my baby sister? Ayan. Kamusta, kamusta na? Good evening, Sel. Uy, Criselda, may nagkahanap sa'yo ah. Ayan. Okay. Si Angus. Salamat. Alam nyo kahapon sa manang pakiramdam ko kagabi, kaya para akong nadidrain kagabi, kaya natulog ako ng, actually, konting tulog, tapos habang na, medyo engage, ayan. Ang sama ng pakiramdam ko kahapon. Ayan. Ayan. Thank you! Talaga nito si Angus talaga eh. Hello everyone! Ayan. Sel, anong pagkain mo dyan, Sel? Mega love shout out. Ayan. Kamusta ang lahat? Anong mga ganap? Mm-mm. Mm-mm. MLSO sa inyong lahat? Mm-mm. Okay. Oo, kasi magka-Christmas, kaya talagang busy-busy ka, no? Nahanap ka ni Leia. Mm-hmm. Ayan. Sabi ko, di tawagan mo. Ayan. So, ayan. I'm sure may mga pagkain na naman masarap si Criselda dyan. Ang sarap kumain, no? Sa totoo lang. Bakit kaya yung pagkain, ano, no? Ay, naku. Alam mo, gustong-gusto kong kumakain ng mga prutas. Yun na nga lang, gustong-gusto ko. Limited pa ang kailangan. Nakakaloka, no? Kailangan kakain lang mga prutas ito. Pero, ay nako, ganun talaga ang buhay. Pero, ay nako, ewan ko ba? Anyway, good luck to you, Sel. And please, alagaan ang kalusugan. Napaka-importante ng kalusugan. Health is wealth. Kaya eat healthy and be positive. Ayun, no? Oo, yan. So maraming salamat sa mga nandyan. Anyway, thank you so much. At I hope may share niyo ang ating live sa inyong mga relatives, sa mga ka-VI, whoever you want to share this episode of ours. This is another episode would be very educational. Kaya magandang ma-share natin. At, ay, nag-Christmas party na kaagad. Ang aga, ha? Sabagay, sa dami ng Christmas party, kailangan talaga, no? Ah, talaga ang dami, ha? Talagang super kain. Kain-kain galore. Ayan. Sige lang, okay lang. Basta't ano, huwag kumain masyadong ng matatamis, ha, Criselda? At kung kakain mo ng matamis, make it a point na uminom ng water. Water talaga is the key. Kasi pagkakamain ka ng mga sweets, tapos hindi ka nag-water. Ay, nako. Asahan mo na the following day ang throat mo would be irritated. Ayan. So, kain galore. And of course, enjoy. Ayan. So, have fun guys. Have fun, Sel. And Merry Christmas sa mga taga-vibes. Ayan. So, our contest is still
going on. Padami ng padami ang nagsasubmit ng entry. Kaya please lang, talagang ang ating rules, we cannot break the rule. Talagang dapat may video. Kasi unfair naman sa mga gumawa ng entry na may video, di ba? Kung ia-allow namin na yun sa inyo walang video, tapos sila nag-exert ng effort, medyo magiging unfair tayo. Kaya kailangan mag-stick tayo sa rule. Kailangan talaga may video. Okay? So, ayan. Please, please, please. Baka naman magawa nyo rin ang paraan. Kasi sayang naman, di ba? Kailangan talaga kasi may video eh. Napakahalaga ng video. Kasi isipin nyo, halimbawa kakanta, nakikinig sila, wala silang nakikita, iisipin ba nila? Baka maisipin ng mga tao, ay, sino ba yan? Ano ba yan? Siya ba talaga yung kumakanta o nagpatugtog lang kami ng kung ano? Diba? Kami, pwede namin masabi, kung kilala na namin kayo, masasabi namin, ay, oo, siya yan. Eh, yung iba, diba? Paano silang magsasabi na, ah, ganun-ganun. Kaya dapat talaga merong video. Yun talaga ang kailangan natin. Okay? Kaya please, I'm so sorry. Ayan. Kailangan talaga natin. Aha. Oh, bukas is Immaculate, December 8. Kahit pala sa Pilipinas, holiday yan, no? Holiday na rin pala yan. Actually, sa dito bukas sa amin, holiday yan. Oo. Yung Immaculate. Mama Mary's Day. Tomorrow. Immaculate. Ayan! Enjoy, enjoy! Ayan, talagang di na natin mapipigilan. Pero alam mo, parang iba ngayon. Hindi siya feel mo yung Christmas. I don't know dyan sa Pinas. Dyan naman kasi. Pero dito parang hindi ko ma-feel yung Christmas. As you can see, wala pa kaming Christmas tree. Pero parang hindi na rin ako makakapaglagay. Wala na rin, hindi na. Ano na rin kasi. Wala na. Malabo na rin. Ayan. Oo. Parang ano, no? Hindi siya maano, hindi siya ganun ka ano. Ewan ko ha, parang sa akin hindi ganun ka ramdam na magpapasko na pala. 'Di ba? Yan. So Okay, nag-Christmas party kayo. So, saan branch 'yan? Yan. Siyempre diyan sa Pinas, alam mo naman natin pag December diyan, Christmas bonus, parties. Heavy traffic, sabay ka. Bagay kahit hindi Christmas, heavy traffic eh, no? Diyan sa Pinas. So, ayun na. Ang ating contest is still going on. Submission of entry hanggang December 10. No more, no less. Talagang hanggang doon na lang ang ating mga entries, no? At please lang talagang dapat may video. Kasi magiging unfair sa mga gumawa at nag-exert ng effort. Sila talaga nag-video tapos hindi tayo mag-ano na iba, picture lang. Ay, hindi eh, hindi pwede. Kung ako lang. Kaya lang kasi, kung iisipin mo naman din talaga, dapat talaga may video. Kasi, ano na nga, eh, hindi na nga siya live. Recorded na siya. Kaya, ayun. Yun ang ano natin. Well, ayun talaga ang rules. Anyway, rules is rules. Kaya, ayun na talaga. Okay? Yun. Anak, Merry Christmas, nak. Ayan, si Lucy Well. Merry Christmas sa inyo ni Ayo. Ayo nga ba? Ayan, na si Baby Ayo. And of course, kay Mark. Ayan, Merry Christmas. Ayan, sa inyo lahat dyan. Ayan, talaga. Si Citizani, ano yun? Kasusuorin ko ng... Aha, okay. Okay. Santa, oo. Santa. Oo nga, tama ka. Pwede, Sel. Pwede, MLSU. Lucy, well, nak. MLSU. Pwede, oo. Si Tita Dani, gawin natin. Si Papa Noel. Mama Noel, ha? Si Tita Dani. Tita Dani, ya, yeah, pwede si Papa Noel, ha? Ah, Mama Noel, no? Si. Oo, damo. Loka. Kamusta na kayong lahat? Ano yung mga meron? Ano mga ganap sa atin lahat? Ano bang mga ano, mga dinner nyo dyan? At magpe-pray na rin ako dahil para maya-maya pagdating ni Doc Willie. Okay, magpray na ako ha? Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Almighty God,
Nandito na naman po kami, Lloyd, muli. Kasama po ninyo dito sa channel na to. Salamat po sa pagkakataon na pinagsasama-sama niyo po kami. Salamat po sa pagkakataon na meron ganitong klase ng platform na kung saan ay nagkakasama-sama kami bilang isang pamilya. Sa inyo po namin sinisurrender lahat. Dalangin po namin na sa pamamagitan po ninyo, magkaroon po kami ng magandang samahan at kayo po ang maging sandala namin para ang lahat pa ay maging maayos. Dinadalangin po namin sa inyo ang aming mga pamilya, ang aming mga relatives, all the viewers, all our friends, all the YouTuber in the whole world, ang lahat po ay sa inyo namin nilalapit. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa pamamagitan po ng tulong nyo. And dinadalangin din po namin sa inyo ang aming episode today. Gabayan niyo po si Doc Willie, Maring Nancy, ang lahat po ng mga tao narito ngayon sa aming channel. Kayo po ang maging gabay para ang lahat po ay maging maayos. Higit kanino man, kailang po ang pwedeng makatulong sa amin, dear Lord. And dalangin din po namin sa inyo, ang mga kapatid namin na may malubang sakit at mga kapatid namin na may mga mabibigat na suliranin sa buhay. At dinadalangin din po namin, Lord, ang mga kaguluhan po nangyayari sa iba't ibang bansa, especially sa Israel at Palestine at sa iba't ibang bansa po nagkakaroon ng mga kaguluhan. Kayo po nawa ang maging daan para po ang lahat ay magkaroon ng kalunasan. Thank you so much, dear Lord. And dalangin pa rin po namin sa inyo, dear Lord, na maging maayos po ang lahat. Kayo po ang maging daan para po mangibaba ang pagmamahal, hindi po ang kasamaan. Thank you so much, dear Lord. And minsan pa, dear Lord, dinadalangin po namin si Sir Angus at buong pamilya niya, especially si Mami Mary Jane na meron pong health condition. Nawa, kayo po ang maging daan para po mapagdaanan po or malagpasan po ni Mami Mary Jane kung ano man po yung kanyang pinagdaraanan ngayon sa kanyang kalusugan. Maraming maraming salamat po, dear Lord. And again, dinadalangin pa rin po namin sa inyo, Lord, ang mga anak ni Sir Angus, si Mambeng, ang buong pamilya niya, na maging maayos ang kalusugan nila at ang kanilang kaligtasan sa anuman sakuna. Gabayan mo po si Sir Angus sa kanyang mga ginagawa everyday. Patuloy niyo pong gabayan ang pamilya niya na kung anuman po yung kanilang mga heart's desire, kayo po maging gabay para ang lahat po yung maging maayos. Thank you so much, David. And again, our prayer para po kay Koy at sa kanyang kapatid na si Rose. Nawa ang lahat po ay maging maayos sa kanila. Higit kanino man sa inyo po namin inilalapit ang lahat. Hinihingi ng tulong na ang lahat po ay maging maayos. And especially ang kalusugan ni Rose. Thank you so much, Dilo. Ganun din po ang aming pagdalangin para po kay Lindsay at kay Joshua. Gabayan niyo po sila. Kayo po ang maging daan para po maging maayos po ang buong pamilya ni Lindsay at ni Joshua. Makamit po nila ang kapayapaan at mangibabaw ang pagmamahala nila sa isa't isa. Kayo po ang maging daan. Kung ano man po ang pinagdaraanan nila, pagsubok, kayo po ang mamagitan para po malagpasan po nila ito. Gabayan niyo rin po, Lord, ang brother-in-law ni Lindsay na meron din pong health condition. Sa inyo po kami lumalapit, sa inyo po namin sinusurrender lahat. Thank you so much, dear Lord. And again, Lord, dinadalangin po kami. Ganun din po para sa aking Auntie Nitz, sa kanyang kalusugan at para sa buong pamilya niya. Higit kanino man, kailang po ang nakakaalam kung ano yung naranapit. Kaya minsan pa lumalapit po kami sa inyo, Lord, na maging maayos po ang lahat sa buong pamilya ng aking Auntie Nitz. And also our prayer para po kay April, especially sa kanyang studies, gabayan niyo po siya na magawa niya po ng maayos ang mga gawain niya, especially ang kanyang exams. Maayos din po ang kalusugan at kaligtasan ng buong pamilya niya. Kung ano po yung kanilang heart's desire, kayo po ang maging daan para po ang lahat ay maging maayos. Ganun din po ang aming pagdalangin para po kay Sis Joy sa buong pamilya niya at sa kanyang kalusugan, sa kanila ni Sis Jing, kay Baby Daniel. Nawa ang lahat po ay maging maayos, kayo po ang maging daan para po makamit ni Sis Joy kung ano man po yung kanyang heart's desire at ano mga ginagawa everyday. Thank you so much, dear Lord. And again, our prayer para po kay Griselda at kung ano man po yung mga desisyon na gagawin ni Griselda, kayo po ang maging gabay niya para po makagawa siya ng desisyon at nawa ang lahat ay maging maayos sa kanya. And kung ano man po yung kanyang heart's desire, kayo po ang maging daan para po makamit niya po ito. Thank you so much, dear Lord. Gabayan niyo po ang kanyang kalusugan at ang buong pamilya niya. Maraming maraming salamat po.
And also our prayer para po kay Sis Amy sa buong pamilya niya, gabayan niyo po na ang lahat po ay maging maayos. And also, ganun din po ang pagdalangin para po kay Paring Eric, para sa kanyang kalusugan at para sa kanyang buong pamilya. Higit kanino man sa inyo po namin, inilalapit ang lahat. Thank you so much, Taylor. And again, our prayer para po kay Chris Ibista, kung ano man po yung kanyang minibiti sa buhay, ang kanyang heart's desire, especially sa kanyang love life, kung ano man po yung kanyang heart's desire, kung ano po yung kanyang nagaganap sa kanya ngayon, kayo po ang maging daan para po makamit niya ang kasanggutan na manggagaling sa inyo. Gabayan niyo rin po ang kanyang mother na meron din pong health condition. Thank you so much, dear Lord. And also our prayer para po kay Sir Edward Castillo, ang kanyang kamusugat para sa kanyang daddy at sa kanyang mga ginagawa everyday. And again, our prayer para po sa lubusang pagaling ni Edwin ni Jose. Thank you so much, dear Lord. And also, our prayer for my cousin sa kanyang recovery, ang Kuya Reiko po. Gabayan niyo po na maging maayos po ang lahat sa kanya. At ganoon din po ang aming prayer para po sa aming teacher po na si Miss Sonny Tensuan. Kung ano man po yung pinagladaanan niya sa kanyang kalusugan, gabayan niyo po na malagpasan niya po ito. At kayo po maging sandalan niya para ang lahat po ay maging maayos sa kanya. Thank you so much, dear Lord. And again, our prayer para po kay Donalyn at sa buong pamilya niya. Gabayan niyo po na maging maayos po ang lahat kay Donalyn. Gabayan niyo po ang mga tao na kapaligid sa kanya. At kung ano man po yung mga desisyon na gagawin niya, kayo po ang maging daan para po ang lahat po ay maging maayos sa kanya. Thank you so much, dear Lord. Heavenly Father, Almighty God, Amen. And also, our prayer para po kay Alma at Adrian, especially ang kanilang kalusugan, lalo-lalo na po para sa father ni Alma na meron din health condition. And thanks God, naging okay po ang result ng laboratory ng father ni Adrian at nawa, gabayan niyo rin po ang mother ni Adrian. Patuloy din po na maging maayos ang kanyang health condition. At patuloy niyo pong gabayan si Adrian at si Alma sa kanilang relasyon na manatiling matatag at laging mangibabaw po ang pagmamahalan at pag-uunawaan nila sa isa't isa. Thank you so much, Taylor. And also our prayer para po kay Doc Willie and Mary Nancy at sa kanilang buong pamilya. Dalangin po namin na maging maayos po ng tuloy ang kanilang kalusugan, ang kaligtasan sa anuman sakuna at kung anuman po yung kanilang mga heart's desire, kayo po ang maging daan para po makamit po nila ito. Ganun din po ang aming pagdalangin para po sa kapatid ni Mary Nancy na si Teresa at para sa kanyang anak, kung anuman po yung kanilang pinagdadaanan sa kanilang kalusugan, kayo po ang maging sandalan nila para malagpasan po nila ito. And also, our prayer, Lord, para po kay Paolo at Bia at sa kanilang po ang pamilya na ang lahat po ay maging ayos. Ang lahat po, kung ano man po yung kanilang heart's desire, makamit po na nila. And again, our prayer para po sa buong team, Lenny, at sa lahat-lahat po ng taong sumusuporta sa channel na to. Kayo na po ang bahala. Sa inyo po kami lumalapit. Sa inyo po kami nagsusumamo. Thank you so much, dear Lord. Heavenly Father, Almighty God, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ayan. Okay. Maraming salamat sa lahat na nag-pray. Ayan. Andiyan na si Doc Willie. Ayan. Make a love shout out, Doc. Okay. Ano to? Uh-huh. Okay. Okay now. Salamat sa parang, Lindsay. Hola, hola, Lindsay. Ayan, salamat sa patam. Sa kay Sis Joy. Hindi ako nakaabot ng ano mo. Meron ka pang ano kanina. Tinanghali din ako ng gating. Dahil kagabi sobrang sama din ang pakiramdam ko. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon, Sis Joy? How do you feel right now? Ayan. So thank you for coming. Hello, Doc Willie. Marina. Okay, okay lang. Ayan, kamusta, Doc? Kamusta? Malamig na malamig dito. Ah, see? Ang ngayon? Bagay dito rin eh. Maano rin eh. Teka nga, tignan ko sa inyo. Hey, city weather in San Diego, California? Yeah. Huh. Ah, 10 degrees kayo? Oo, malamig din yan. 10 degrees! Okay, kami ba? So, kamusta ang lahat? Kamusta ka na? City weather now. Good evening sa Pilipinas, ha? Good afternoon sa iyo at magandang umaga rito sa amin. Okay now? Okay. Hindi ko naman ako nag-medyas.
Kami 16 degrees. So, mas malamig sa inyo. Mag-adjust ka. Oo nga eh. Okay, mga viewers. Kamusta po ulit lahat? So, I hope everybody is okay. Healthy tayo. Ano ba sa Pilipinas? Maulan ba? Mainit maulan eh, no? Hindi ata. Medyo mainit-init yata ngayon. Kasi doon, medyo hindi din maganda ang weather. Paiba-iba din. Oo, kaya. But anyway, at least masarap at maganda Pasko sa kanila. Oo. Oh, oh. Pigilan na eh, no? Good morning daw, sabi ni Sir Angus. Good morning. Good morning. Ganun din ang sabi ni Lindsay. Yeah, Lindsay. Kamusta yung aking mga anak? Yung aking mga... Yan, si Lucywell nandyan. Anak namin dyan sa Philippines. No? Yung aking Joy. Birthday nga pala ng dalawang apo ko ngayon. Sino? Si yung bunso ni Michael, si Hale. Si okay. 12 years old ata? Yeah, 12 years old. Ang bunso niya 12 years old? Oo. Okay. Tapos ano, si yung panganay ni Baba, ni Mark. Ah, talaga? Magkapareha sila ng birthday? Oh, galing, no? December 7. So, mm-mm. Bali ano, 14 years old na ata si ano? Mm-mm. Yeah. Birthday. Dalawa ka po, Mito and Mikhail. Happy birthday sa inyong dalawa. Okay? Happy birthday. Happy birthday. Ang bilis ng araw, no? Grabe. Yeah, oh. Ganun. 16 na si Mito. Ah, 16 na pala si Mito. Ah, 16. Ah, panganay yan ni ano, di ba? Ni Bap, na si Mito. Mito. Mm-hmm. Tapos, lalaki din yung kay Mike. Kay Mike na may birthday. Si Mikhail. Eh, yung aking mga apo na mga ano, talagang mababait. Uh-huh. Yan. Ayan, happy birthday sa inyong happy lahat. Happy birthday sa inyong dalawa. So, okay. Tawagin kay Mito at kay Lola niya. Ano pangalan? Nung isa? Si ano, si Mito, tapos si kay Michael. Si Mikhail. Mikhail, yeah. Mikhail. Ang cute naman, no? Happy birthday. Ayan, so. Hello, Sis Glo. Merry Christmas sa iyo dyan. Pasko na pala. Christmas. No? So, parang hindi, ah. Parang hindi. Pa dyan? Dyan ba, Phil? Wala. Hindi, ah. Wala di dito. Ko ma-feel, ah. Wala rito. Mm-mm. Di ba, no? Maganda ang Pasko. Hello, Sis Gloria. Oo, hindi natin mapilang birth ang Christmas. James Chipe. Ayan, oh. Mega love shoutout, Sir James Chipe. Okay. Ikaw, kamusta Thank ka na? Thank you, sir, for watching. Okay Kamu? Lang, malamig. Ayan. Okay, malamig. Alam mo, kagabi sa mga pakiramdam ko. Bakit naman sa malabi? Namasyal ka ata, nag-shopping ka hindi. Na? Hindi, wala kaming alis ni ano, Lucy. Okay. Baka lang ano, baka naman nalulungkot ka, kaya yung puso mo kinakabugtuloy. heart na naman ang case na, hindi naman. Okay. Baka lang. So, yeah. Hello, Bic. Oh, good morning. May program lang ako. Tawagan kita mamaya. Ha? Okay. Oo, tatawag ako. May tatanong ako sa'yo. Ha? Okay. Okay, thank you. Oh, hello. Oo. Ha? Hello. Hello, Doc. Oh, sure. So, ayun nga. Akala ko may... Shall we start now? Start tayo? Oo. Okay. Okay. Ito na yung ating heart ulit. Heart problem. But alam mo, napakaano talaga ng heart eh. Kasi... Alam mo, napakaganda rin ito. Kasi alam mo naman ngayon, December, kainan. Mm-hmm. No? Talagang... Ingat kayo, makinig kayo mabuti. Hello, Miss Tunet. Ayan, si Miss Tunet nandiyan. Makinig kayo mabuti mga kaibigan. Lalo dyan sa Philippines. O lahat naman, Good morning daw, sabi ni Miss Tunet, Doc Willie. Good morning. Kamusta ka na, Miss Tunet? Di pa ako nakatawag sa'yo. So, matawag ako, hindi ka sumasagot. Yan, pati si Jinky. Okay, kamusta na si Mami? At sana makarecover naman siya, ha? Mm-mm. Kayong lahat madalas, madalas si Mami. Okay? Okay. Ang title natin, ano ba yung title natin? Nakalimutan ko na. Dilated cardiac myopathy. Myopathy. Well, actually, myopathy. Ibig sabihin, dilated, malaki, o nag-open, ganyan. Cardiac, yung puso yun. Yung myo, that's the heart. Yung myopathy, humina siya. No? Yan po yun. Ay, yun po yung breakdown. Ngayon, sa layman's term, ito po yung talaga na heart enlarged or malaking puso. No? Or, meron pa isa kaming term,
yung cardiac cardiomegaly. No, ibig sabihin cardiomegaly, malaking heart enlargement po. Yun po yung mga terms, no. But yung medical term kanina po, yung dilated cardiomyopathy. Actually, ito po merong inborn po nito, no, or tinatawag na congenital heart defect or disease, no. Ito na po yung pinanganak ka, kaya genetics ito, no, malaki na ang puso mo, pero yung pagiging malaki ang po heart enlarge yung puso, it's only a symptoms po lang po yun, hindi po yung disease, hindi po disease. Gusto ko lang po i-explain, clarify po ito, kasi maraming confusion pag tinanong, oh, may heart enlargement ako, ganun-ganun, no. Symptoms pa lang po yun. And actually, yung mga gantong, let's say kasi may mga accident, hindi naman talaga, pero nakikita kasi ito pagka nagpa-x-ray ko, let's say, heart X o chest X, makikita minsan may mga shadow, malaki po ito. So, kaya sabihin sa'yo, oh, meron, i-check, i-monitor natin ito, meron kang heart enlargement, o gano'n ko. Tapos, actually, wala namang signs and symptoms kadalasan. Wala naman po. Dahil, lalo kapag, kasi yung ating puso po is maraming parts, no? Ito po yun. Bali, divided ito po into, bali apat po ang chambers niya, no, upper and lower chambers, tapos divided into two parts po yung left and right ventricles, tapos sa taas. Ngayon po yung circulation mula ho doon, ito po yung mula, yung circulation from our body, papasok po yan sa yung right atrium. Ito po yung upper chamber on the right side. Mag-i-eject po yan ng blood, no, pagka na, during nag yung diastolic, no, bababa po yan sa right ventricle. Ngayon, doon sa right ventricle, meron po dyang pulmonary artery, yung artery po. Kung natatandaan nyo, nag-lecture ko siguro a month ago ng pulmonary hypertension. Ito po yun, no? Yung artery na connected po yun, mula sa ating puso, papuntang lungs para kumuha siya ng oxygenated blood. Yung oxygen po, para malinis po, maklean up yung blood na yung gamit na, kasi mula ko doon sa outside of our body na yun, no? So, lilinisin siya. So, galing po doon sa right atrium, bababa sa right ventricle, pumunta sa pulmonary, pumunta na sa lungs para i-clean up. Babalik po yun, dadaan po yun sa pulmonary vein. Dadaan po yun doon sa may left atrium. Bababa ngayon sa left ventricle, pupunta po siya ngayon doon sa aortic artery. No, palabas doon, another supply na naman po. Kaya kung natatandaan nyo, last week, oh, 2 weeks ago, no? Yung nag-lecture tayo about tachycardia, ito po yung sobrang bilis ng yung heartbeat, wala nang time para mag-feeling yung heart mula pagpasok ng used blood para malinis, tapos yung pag-supply naman, kasi yun po, doon nagkakaroon ng problema. Yun po ang heart circulation. Ngayon, ang left ventricle po ng ating puso, yung kaliwang side, bali, no? Ito po yung nagpa-pump, ito po yung ang trabaho niya, ito mismo yung nagsusupply siya ng blood para ibigay sa the whole entire body. Ito po yung malinis na po siya, may bago na siyang oxygen, nalinis na siya ng lungs, ganun po. Kaya mula ho sa left ventricle po, o left side of the heart. Ngayon, pagka sinabing malaki ang puso mo, ito po yung side na lumalaki actually, yung left side. But still, yung injection fraction pressure niya, ibig sabihin yung pinatawag na pressure niya, na pag-pump niya, okay naman, let's say from 55 to 70, that's normal. Normal po yung fraction niya na yun, yung pressure niya na yun. Bumababa po ito kapag let's say may mga, yung grabe yung, let's say, untreated po yung heart enlargement o napapabayaan mo, hindi mo naman monitor, although hindi mo, wala pa naman ikaw masyadong nararamdaman na signs and symptoms, kaya okay lang, no? Pero, pag naramdaman mo na, let's say, may mga signs and symptoms na, unang-una pong signs and symptoms niya is yung
pagkagabi o paghihiga ka lang, uubuhin ka para kang machosyok, para kang nalulunod, no? Parang ganyan. So, ibig sabihin po nun, tapos sasabayan na po siya ng pamamanas ng iyong, ito po yun, ha? Yung, especially yung lower extremities, yung iyong mga binti. Yeah. Okay lang na minsan, pagka yung may mga ibang klase naman ng mga edema nga po, pag diabetic, but still, kailangan po ito i-monitor po. Yun po. Sign and symptoms po yun talaga, lalo doon sa may ankle joint, yan, sa babang baba po. It's a sign of po yun ng may problema sa puso, nagsusimula na po yung, o meron ng heart enlargement, pero ibig sabihin, hindi mo siya na nagagamot, hindi mo siya na napapa-check up, kaya, or hindi mo na ma-monitor, kaya lumalala siya. Okay? Sabi ko nga po kanina, it's a sign, symptoms pa lang po siya. Meron po talaga siyang pinanggagal, aside from inborn, nakuha mo, nung kay pinanganak, meron kang congenital heart defect, ito po yung tinatang na meron may butas ang mga, isa sa mga chambers, kaya nagkakayon. Isang disease na po yon na meron kang tinatawag na hole doon sa isang chambers or may heart murmur. Ganyan po. Problema. Nagkukos po ito ng heart enlargement kasi lumalaki siya dahil yung supposedly normal na pag-pump niya ng blood, magdo-double po yun. Doble ang binibigay nating pressure sa kanya para siya makapag-produce ng tamang blood supply for the whole entire body. So, yun po yun. So, yun ang mga isa pang cause. Ngayon, ang pinaka, kasi marami po talagang heart diseases. Ito, sisikapin ko kung ma-relate sa inyo lahat dahil ipag-pray mo lang na hindi ko makalimutan, ha? Okay. Dapat bibigyan kayo listing sa'yo. Okay? Next year, ikaw bibigyan na kita ng listing para ikaw may question. Okay? Okay. Kasi tayo, hindi talaga ako, narecall ko lang to, I mean, dahil mga pinag-aralan ko, whatever, but, you know, nireview ko naman. Okay? Ganito po. Unang-una po, sabi ko po kanina, no, ang pagka meron kang heart enlargement, lumalaki yung left side. Pag lumaki na siya, nagkakaroon po ng pressure, nagdo-double yung supposedly normal pressure niya para to pump the blood to supply the whole entire body, dumodouble pa yun pag lumalaki siya. So, pressure na po yun. So, that's number one. Nagkakaroon din po tayo ng mga problema, yung ating puso, doon sa upper chamber, which is the right and left atrium, yun po yung mga bulbs, no? Nagkakaroon po yan. Let's say, nagkakaroon ka ng atrial fibrillation, ano ko rin po last week yun, yung kanyang bulb, nagkakaroon po ng abnormalities, hindi siya nagkoklose ng tama, hindi nagbubukas ng tama. So, nagkakaroon po ng leakage, na isa rin pong defect yun. Posible, pagka ganun po ang nangyayari at hindi na-address ng tama, magdo-double na naman ang pressure na ibibigay natin sa buong heart natin. Kasi yung heart natin, by the way, ito nga po pala yung kahalos kasi laki ng ating fist, no? Ganito po, kung gaano kalaki inyong fist, ganyan din kalaki inyong puso. So, at na, talagang completely muscle po yan. Kumbaga, isa, parang skeletal system natin, puro muscle din po. At yan po yung nagbibit, no? Yung labdab ng labdab, no? Ngayon, pagka may mga ganun mga heart defect or heart disease, yun po yung dumadagdag para magdoble ang kanyang pressure para magpump ng blood. Nahihirapan po siya. No? At the more na nagkakaroon ng mga diseases na hindi na i-address ng tama, lumalaki siya ng lumalaki. Kaya nga, pag na talagang nasabi sa inyo o nakita, accidentally, na-check na talagang meron kayong heart enlargement, i-monitor po dapat. Sasabihin din naman ng doktor niyo yun. Okay? So, yung long-standing hypertension, let's say matagal na panahon ka ng may high blood pressure, isa rin po yan. Dahil, alam naman natin, ang hypertension is nahihirapan yung blood flow. So, ang tendency, lalaki. Yun siya na naman naapektado yung puso natin. Di ba? Now, next is, yung tinatawag, kung narinig niyo po yung mga
yung mga endocarditis, ito po yung mga yung nagkakaroon po ng mga infection sa loob, sa lining ng ating, sa loob ng ating puso, no, because of the yung mga bacteria infection, mga ganyan. Especially po yung mga rheumatic heart disease, yung paulit-ulit na nagkakaroon po, ito take note, yung mga paulit-ulit po nagkakaroon po ng mga tonsillitis, bumababa po yan. Sinasabi mismo sa inyo ng doktor niyo, inyong primary doctor, pag palaging meron ito, bumababa po yan sa inyo po, at yung tinatawag po na rheumatic heart disease. Nasisira po yun, nasisira po yung tissue. So pag nasira po 'yon, yun na naman po. Bigyan mamumroblema na po 'yung ating heart sa kanyang pumping. Okay? Next is yun na po 'yon, tapos endocarditis, isa pa po 'yon. Sa ito medyo hindi mas pareho din sila ng anong rheumatic heart disease, kaya lang mas malalim po 'yung endocarditis. Sa loob po 'yung lining mismo ng ating heart, no, talagang nagkaroon siya ng infection, nag-inflame, no? Kaya hirap, marap din siya po, no? Ganun po. Kaya sa lahat ng mga heart disease, dapat tama po talaga. Kaya pupunta kayo sa inyong cardiologist para tama, ma-address nyo ng tama kung anong gamot o whatever. Kami, ako, pag nag-handle o may pumunta sa akin na ganyan mga pasyente, normally, tina-check ko na muna, tinitignan ko yung mga, yung, kung meron siyang ECG o EKG, but to be confirmed, yung confirmatory test niya is yung 2D echo. Kasi doon po talaga siya nagko-confirm kung anong problema, kung bakit malaki ang puso mo, anong meron, anong cost ng pag aside from dung you're born na ganyan, kung hindi ka naman pinanganak ng ganyan, bakit lumaki. So, makikita po doon kung anong cost, kung anong disease. No? Isa yung mga nauna ko, isa na po yun, na may mga causes. Ang next po dito is yung tinatawag na pericardial infusion. Ito po yung, kasi po may, ang ating puso po kasi, may envelope yan. Yung po yung pericardium. It's a serous membrane para to protect the heart. Ngayon, may space po yan in between that pericardium and the heart muscle mismo. Nagkakaroon po yan ng fluid buildup minsan. No? Nagkakatubig. Yun siya, siguro narinig nyo, nagkaroon ng tubig yung puso, mga ganun, yun po yun, that's pericardial infusion po ang tawag. No, meron siyang in between the pericardium, the membrane, may tubig build up, may fluid po. So, pinupush niya po yung heart muscle, talaga yun po, kaya nahihirapan na naman po siya mag-pump. Yun din po. So, isa yan. Next is yung coronary heart disease na naririnig niyo, ito yon. Yung coronary heart disease, yun din po, ito naman po yung mga pagbabara. Actually, lahat ito ang bottom line, mamaya, sabihin ko, ang bottom line talaga ng paglaki na po is yung talagang blockage talaga ng sa every parts of our heart, no, ng ating puso. Ngayon, yung coronary artery, ito po yung isang heart artery natin nag-block na talaga, nasisira na siya. Ito po yung mga candidate for heart bypass na ganyan. Kasi, sinasurgery po ito. Tapos, kung talagang grabe na po, no? Kung yun talaga ang nagiging problema, kumukuha, ang procedure niya, kumukuha po sila ng mga healthy blood vessels. It's either sa lower leg o sa part of tissue para i-replace yung nasira talagang part ng muscle na yan. Kasi, may from 100% na ano nung yung heart, ng ating heart, minsan 20% ang damage. So, papalitan po yun. Papalitan yung procedure, yung heart bypass na tinatawag. Yun po yun. Yun ang ginagawa. Okay? That's coronary heart disease. Ang next po yan is yung may mga problema ng thyroid disorder, whether it is a hyper or hypo, nako-compromise po yung ating puso din. Kaya ingat talaga yung may mga yan po, yung may mga thyroid disorder candidate po din palagi niyang i-checking yung puso. Actually, chine-check din naman ng inyong doktor yun for sure. Mhm. Pasasabihin sa iyo, tapos ina-address baka kasi malaking yung pagbilis, yung hyper, yung pag hypothyroidism, di ang bilis ang yung heartbeat. Masamang impact din sa heart. Pag hypo naman, babagal naman, it's the same thing. So, ganun po yun.
So, problema rin ng ating heart muscle yon, ng ating puso. Okay? At meron pa hong iba, yung hemochromatosis, ito po yung too much, yung iron na nakukuha natin sa pagkain na within the bloodstream. Of course, kinain mo yan, intake natin yan. So, masyadong marami ng iron. Ngayon, ito po yung mga iron na ito, nag-float po ito within our blood vessels o bloodstream. So, magsusupply, pupunta sa different organs, sa ating liver. Yung mga, bawat organ na yon, whether it is the liver, the pancreas, nagkakaroon po ng problema yon. Ngayon, pag ito napunta po sa ating puso, yung cardiac chromatosis na yon, hemochromatosis, mahihirapan na naman po yung muscle, yung ating mismong puso para mag-pump. Dahil dun po, deposits po yun, magbibuild up siya yung iron na yun, excess iron. So, isa rin problema po yun. Ina-address maraming medicines naman na para din. At kaya nga, talaga po, kapag ka talaga may heart disease, talagang closely monitored po talaga. Dapat i-ano nyo sa inyong cardiologist. Dahil mismo naman yung primary doctor, talagang i-refer kayo sa yung cardiologist. So from there, alagaan na yan. At tayo namang mga pasyente, kailangan kung anong instruction, sundin hong mabuti. Kasi, nagkakaroon po ng, kasi pag hindi po nasunod dito, kung naririnig yung opos yung heart failures, mga ganyan. Kasi ibig sabihin na po yun is, humihina na po mismo yung puso. Hirap na siyang mag-pump. Ngayon, ang gusto kong emphasize dito, yung mga tao na mahilig uminom talaga. Mm-hmm. Na walang tigil. Ito po yung tinatawag na alcoholic cardiomyopathy po. No? Sabihin po nun, through the years o lahat ng panahon, inom ka ng inom, nasisira po mismo yung mga muscle fiber ng heart natin. O, kaya nga myopathy po, cardiomyopathy. At yun, habang nasisira po yung muscle na yun, humihina na po yung function niya. Yung main function niya para mag-pump ng blood, wala na po. Talagang, minsan bumababa. Yung 55 to 70% that's normal, bumababa po yun ng 41 to 49 hanggang sa naging 20. 20% wala na yun. Parang pumapalag-palag na lang. Malakas pa yung palag ng isda. Kaya kawawa naman yung heart natin. So, yun po yun. Well, okay lang naman. Okay lang kung uminom, sabi ko, di ba? Pero in moderation. Kayo lang po talaga. At yung smoking. Number one po talaga yan. Lahat nakalagay dun sa mga research. Okay, sa, yan dalawa ho na yan. Mag-partner yan. Alcohol, yung alcohol intake at saka yung smoking. Kasi talaga nakakasira po siya ng artery. So, pag nasira ang artery, of course, yung ating heart function na supposedly na healthy siya dahil malakas ka naman, okay naman ang iyong lifestyle, pero naninigarilyo ka nga at umiinom ka, unti-unti po niyang nasisira yun. Kaya kailangan po in moderation. So, yun po yung mga diseases na pwedeng talagang pinanggagaling kung bakit lumalaki ang ating puso. Yung mga diseases po. Yun yung mga heart diseases po na yun. Masyado pang mahaba yung kung i-breakdown natin ang isa-isang mga diseases na yun, kung paano nag-develop, but isa-isahin natin later on, next time po. No? I-topic natin yung bawat diseases. So, yun po yun. So, mula dun sa yung pulmonary hypertension. Yung pulmonary hypertension po, yung ibig sabihin nun, hindi yung meron kang hypertension sa iyong lungs. Dun mismo sa pulmonary artery, mula dun sa yung right lower ventricle, dun po yung nagkakaroon ng pressure. So, kaya pagka to those patient na meron mga pulmonary hypertension, later on, pati yung right side ng kanyang puso, lumalaki din. Imagine, dalawa na po in the whole heart na, malaki na. Eh, supposedly, kapag meron ka mga yung enlargement of the heart,
only left lang, yung left side lang of your heart. Yung left atrium, left ventricle, yung the whole left side. Mm-hmm. Although, kaya nga hirap isipin natin, siya ang nagtatrabaho para mag-pump, mag-supply ng blood towards the whole entire body, pero lumalak siya, kahirap na hirap po siyang mag-pump. Ngayon, nagkaroon ngayon ng hypertension o nagkaroon ng pressure doon sa iyong pulmonary artery mula doon sa iyong lower right ventricle, may valve po yun, back up yun, instead na mag-eject, pupunta ng yung blood, pupunta doon sa lungs, hindi po, dahil na barado siya. So, lalaki rin po yung right side of your heart. Yun din po. Medyo matindi rin po yung problema niyon. No? So, yun po yung tinatawag na right-sided enlargement of your heart. No? Right-sided po yun. Yun naman ang lumaki din. Kaya, imagine, di pareho na silang malaki. Di, ano, kawawa naman. Yun na po yung nararamdaman mo talaga na bawat galaw mo lang, one flight of your stairs pa lang, isa, dalawang steps pa lang, hinihingal na po kayo. Yun na po yun. Kaya medyo ma-alarm po tayo. Sabi ko nga kanina, meron kang heart enlargement pero wala ka naman nararamdaman kasi gano'n. Pero alagaan nyo, palagi nyo i-monitor. Kasi possible. At pangalawa, yung lifestyle din. Ito nga, mamaya sabihin ko yung mga pagkain din na talagang nagkukos. Talaga yung mga ating heart diseases, mga deposits na yan. Tapos yun nga, yung four valves natin, yung atrial valve, tricuspid valve, kasi apat po yung valve natin yan eh. Yung sa atrium, sa atrial valve, tapos may yung tricuspid valve, pulmonary valve, tapos po yung left din. Yun po, nagli-leak po yung pagka nagkakaroon po yung mga prolapse valve, no? Yun po ang mga nagiging diferensya nila. Pero, actually, itong mga valves na po nito, may mga, dito sa Amerika, nire-replace. Nire-replace to. Len, kapag may heart valve problem, mm-mm, it's either yung ginagamit yung valve ng sa cow, kinukuha mm-mm yun. Mm-mm. Yeah. Cow or pig, mga gano'n, no? Ang ginagamit ng ano. Ngayon, kaya lang, ano ato, I'm not mistaken, 5 years to 10 years, papalitan naman. Kaya meron silang ginagamit ngayon, yung mga bagong technology, or matagal na rin, ginagamit metal po. Ang pang nire-replace siya dun sa mga bulbs na yun. Kung ano man naman, kung anong bulb ang problema. Yung mga bulb problems ng ating heart. No? Yun po. Ito na, itong mga surgeries po. Ito, imagine mula doon sa paglaki na napabayaan, untreated, ito na po, surgery na dapat iwasan po yun. Huwag na natin paabutin sa mga surgery, yung heart bypass, yung kanina nga, yung damage na yung heart muscle mo, so kukuha ka ngayon ng, kukuha yung surgeon ngayon ng healthy blood vessels, different parts of your body, para ma-replace doon, tapos, or else, yung pacemaker. Yung pacemaker naman po, para naman ito, mabigyan ng accurate na heartbeat yung puso. Kasi abnormal eh. Yung tachycardia, sabi ko last time. Or yung arrhythmia, yung abnormal heartbeat po. Nagdo-double po yun. Magbibit siya ng normal. Tapos may time na magdo-double, triple, ganun. Abnormal heartbeat po. Yun. Ngayon, pagka ganun, yan, it's either pacemaker or yung implanted cardio inverter, ano po, fibrillator. Yun po yung isang klaseng device naman na nilalagay din, no? Isa rin po yun. Marami po, kaya pero ang hirap dahil pag may mga ganun na pong mga surgeries, hirap ka na rin. Hindi na, although sabi ka, mag-improve ang quality of life mo, but ang hirap din dahil may mga iingatan ka na rin. Compare na dapat kung iningatan pa nung pang yung puso, ang iyong sarili, eh, mas normal, mas magandang quality of life mo. Di po ba? Yun. So, again, sabi ko nga kanina, pag merong nakita sa ECG, even sa na-confirm ng yung 2D echo na meron kang heart enlargement, okay. Hindi okay yon, but i-monitor po siya.
Pero huwag kayong masyadong ma-depress ka agad, na ganyan, nalulungkot ka. Hindi pa. Basta i-monitor lang ng mabuti po. Maayos po yan. Naayos. Even yung sa pagka meron kang, let's say, heart failure talaga, pwede pang ayos. Basta sundin nyo lang po. Ngayon, gusto kong ibigay, i-share sa inyo yung mga nararamdaman ng nagkakaroon ng heart attack. No? Yung may mga symptoms. No? Unang-una po, ang tatandaan ninyo, ang okay, sa kadalasan sinasabi left arm or left side. Pero minsan po may time na dalawang upper arm mo, left and right, masakit 'yan. Mabigat ang feeling. Pagkatapos umaabot po sa yung dalawang shoulder at meron kang pain, especially on the right, on the left side of your back. Mid back halos po sa baba ng scapula, no? Yan, or yung sa heart area, no? Yung sa halos mid back, no, pain, very painful po yan. Tapos, ang feeling mo, yung chest is ini-squeeze talaga siya, squeezing pain. Na it follows po ang iyong pagsakit ng neck, especially right side, and also paninigas na ng jaw. Pag naramdaman niyo po ito, right away, punta na kayo sa emergency. Huwag na po kayo mag-antay. Dahil those are, yun na po yung sign ng heart attack. Okay? Tapos, sa babae, nakakaramdam daw sila ng parang hinahalo kayong tiyan. Painful siya at parang hinahalo kayong tiyan. Sa babae po yan. Bihira, may sa lalaki meron pero bihira naman po. Okay? Tapos nga po yung heart enlargement, yung enlargement na meron pareho lang lalaki babae pero ang mas na ano ang lalaki kaagad. Ang mga women, pag nag-start na po kayong mag-menopause, nagkakaroon po doon ng heart enlargement. Pag nag-start na po, kasi marami ng hormonal imbalance, mga ganyan. Yan po ang mga, ibig sabihin, this, again, i-monitor po talaga at pakiramdaman ng sarili. Ganun po. Kung naramdaman, pa-check po agad sa doktor ninyo. Okay? Lalo pagka chest po ang problema o lalo pag puso nararamdaman po. Okay? Hindi biro talaga dahil talagang alam mo na pag tumigil na yung puso mo, para na. Di, wala na, may kinalagyan ka na, di ba? Kami nga sa Chinese medicine, kaya actually that's the emperor, we call it the emperor organ talaga, yung heart natin. Kaya maraming, pagka may mga chest pain or whatever, you know, nakakatulong po ang acupuncture. Pero ako, kapag gano'n na, tapos na-confirm, may mga confirmatory test na akong mga okay, ano talaga siya, confirm, inaano ko na talaga muna sa kanyang cardiologist, nag-uusap din kami, gano'n. At para ano. Dahil, marami naman pong medicines, tatlong grupo yan, yung mga ACE inhibitors, yan po yan. Ano? Pero hindi ako nang bibigay niyan. Gusto ko lang yan sa inyo para ito po yung mga ginagamit na tapos yung mga beta blockers, mga losartan, mga ganyan. Tapos yung mga group of medicine na pang hypertension na mga LO, LOL ang huli, yan ginagamit. Yung tatlong na yan, tatlong groups na yan. Tapos yung mga medicine pong pang dilate ng blood vessel, mga aspirin, coagulator po, no? Para lumabnow yung dugo. No, kasi ito na po kasi ang pinaka bottom line po lahat pagka malaki ang may heart enlargement ka, lahat ng mga ganun diseases, ang bottom line po nagkakaroon po ng blood clot sa loob mismo ng artery ng ating puso. Yun na po yun ang medyo nakaka-alarm na po yung blood clot na yon. Pag hindi po na dissolve yon at hindi talaga na address ng tama, marami ng complication na lalabas na po yon. Kaya alagaan po natin ating puso, no? So, what else? So, may question si Sir Ang. Since you have mentioned about bypass, what is the double and triple bypass? Yun na po yun. Sir Angus, yung percentage, wala 100% na okay ang iyong heart, although malaki siya, depende po dun sa damage. Kasi yung sabing triple or quadruple bypass pa nga, Sir Angus, yun po yung percentage kung gaano kalaki yung damage po. Yun yung mga pinapalitan ng healthy blood vessels na kukunin sa different parts. Meaning hindi yun,
Halimbawa, pag sinabi mong double, dalawang beses ginawa, hindi yun na ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, kung double yung percentage. Oh, yung percentage. Kaya imamonitor yun lang eh. Minamonitor yun nila. Minamonitor. Kagaya ng pagka nagre-repair ng ano, di ba, yung mga angioplasty o stint, ganun, ilan ang stint mo, isa, dalawa, tatlo, yung papa ko, tatlo. Tapos eh, may na-overlook, meron pa na, kaya nag-open heart surgery na. Mga ganun. Ganun po. Kasi yung blockage po yun, yung damage na. Yung damage na nangyari dun sa yung heart muscle, yun po yun. Yun ang nagiging problema. Because of those mga diseases, mga heart diseases na nag-develop, na napabayaan, hindi na-address. Kumbaga, hindi na address ng tama. Tapos, kung meron mang medicine na hindi masyadong na-follow ng husto. Kaya nga, kadalasan ng mga cardiologist, no, kagaya ng isang inatiran kong seminar, talagang sinasabi, follow the instruction. Kung anong sinabi, ang advices ng in cardiologist, follow religiously. Gawin nyo lahat kasi, or else, yung lalaktaw ka ng medicine mo, or whatever, hindi po dapat ganun. Kaya, ano naman yung ano? Rheumatic heart disease. Yes, Len. Ito yung rheumatic heart disease. Yung sinabi ko kanina, ang streptococcus ito, ito yung strep na nag-cause ng infection. Actually, yung galing ito doon, Len, sa yung tonsillitis. Yung pagkakulit na tonsillitis o tonsilla na bababayan sa yung heart. Bababayan. Ay, ganun. Nangyayari yung ganun. From ito, tonsillitis. So, doon ang galing yan. Okay. Tapos yung endocarditis din, isang klase din ng bacteria yun, ang nag-inflame siya, ang dinamin siya naman yung mismong lining ng iyong heart sa loob. Yun naman yun. So, yun, di ba ang dami, no? Yun ang mga ano, kaya nga. Yun. Yung case ni Shai, si Adok, ano ba yan? Ito nga nakakalungkot eh. So, kasi, although, sabi niya nga, meron siyang heart enlargement, okay, tapos hindi nga na-address ng tama, kaya nga siya namamanas na siya, tapos hinihingal na siya. Ano na yun, Len, nagkaroon na ng, hindi natin alam kasi hindi natin nakita ang diagnosis talaga. Kasi, symptoms pa rin yung heart enlargement, kung anong disease, pero for sure ako na, tingin ko may blood clot na yun, blood clot. Yung mga barado na artery na yun doon sa kanyang puso. So, yun na yun. Tapos, yung sabi ko nga sa'yo, sabi niya nga, tumigil siyang uminom at binalik ulit dahil gusto niya, yun na yung alcoholic cardiomyopathy. Ayun. Nasira na ng alcohol yung kanyang mama. Hindi talaga siya uminom, grabe. Yun. Kaya yung inuman na walang patumanggang inuman hanggang umaga. Walang humpay na yung inuman. Kinabukasan parang lupay-pay. Oo. Lupay-pay din po yun. Di ba kung i-imaginein mo, Doc, alcohol yun, tapos yung puso mo may ganun. Di ba? Yeah, parang tapos, sobrang parusa sa puso mo yung ganun, no? Pinarusahan mo. Nahirapan siya ng husto. Pinarusahan talaga. Kaya nga, yung 100% function yung fraction inject yung pressure niya no para mag-inject ng blood po mag-pump yung kasi pumping station yung left side ng ating heart eh. That's 55 to 70 pagka inom ka ng yung too much intake of your alcohol nasisira po yung muscle na yon ng ating heart tapos bumababa yung kanyang ano kaya nga may tanong eh, may tanong noon na pag meron po ba kayong enlarged heart, hindi na kayo pwede magagalit. Depende po yung kapag, let's say, nakita mo. Pero kung meron kang sign and symptoms na namamagana yung iyong paa, yung lower leg, tapos hinihinga, well, of course, kailangan i-monitor mo muna yun. Huwag din yung strenuous exercises. Tapos, isa pa po ito, na gusto ko ngayon, dahil kadalasan palaging tanong, yung may nagsabi na inom ka ng inom ng tubig, okay, 8 glasses to 12 glasses a day. Okay yun. Yun po talaga ang ating protocol sa normal na tao. Pero pag meron kang heart congestion o may heart problem ka o heart failure na talaga, limit na po yung tubig.
limit. Ah, okay. Ang limit mo na supposedly dapat inumin is 4 to 3 glasses a day na lang. Okay. Ay, ganun. Oo, kasi malulunod ka na eh. Yun, malulunod yung puso. Yung sabi ko nga kanina, yung pericardial infusion, it's either pumunta sa yung puso, may fluid build-up, mga ganun po yun. Pwede mangyari po na yun. So, kaya yung ang tendency, pakiramdam nila, pag humiga sila, para siyang nalulunod, hindi yun, kaya tataasan yung unan, para ganun. At, pagkagabi, yung pamamanas mo, let's say, manas, no? The whole day. Paghiga mo, yung tubig na yon, yung fluid na yun, aakyat sa puso mo yun, o sa kidney mo, kaya ihi ka, hindi ka makatulog sa kaba, ihi ka ng ina, yun ang mga complain. It's because, umakyat yung tubig. Kasi wala eh. Talagang yung fluid buildup nasa katawan mo, lalo yung mga namamagana yung mukha. Yung may mga talagang moon shape na, mga ganyan. Grabe na po yun. Kaya, ito, binibigay ng mga sa Western doctors, sa herbs, meron din kami. Meron din ako. Sa acupuncture, meron. Napapaihi. Sa Western medicine, yung tawag na diuretic na medicine. Sa amin, meron din po may herbs, may acupuncture, para ihi siya ng... Ay, ako, dami. May ginawa ko nito. Dami, ihi ng ihi talaga. Naihi pa sa table namin. Oh, ganun po yun. Para bumaba po yung tubig, yung fluid na nag-build up sa katawan. Oh, yun ang kailangan. Kaya nga, minomonitor pa ngayon. Mas maganda pa. Gusto pa nila yung mas maraming iniihi. Pagka meron talagang heart failures na. May ganun. Kaya limit po talaga. Ito po yun. Kaya kiniklear ko. Sabi nga, pag meron ka ho bang heart problem o heart failure, iinom ka na, hindi na po. Limit na po yung tubig, yung fluid intake. Limit po yan. Okay? Alright, so, kaya ingatan po natin mga kaibigan ng ating puso, ha? Ito ba yung pag-inom, let's say, ng kape, tapos nauuwi sa palpitation? So, ang kape ba talaga pagka nakainom ka ng 3 times a day with the... Yes, then. Oo, talaga. Kami, at ako din, meron ng... Pag sinek yung pulse, no? Pag pinapay, ganun, talagang lahat. Especially, makikita, pag dito ko tinignan yung pulso natin sa may leg, dyan sa front of your neck, dyan, mas confirm talaga, iba ang pakiramdam dyan. So, baba mo na yung ano mo, yung caffeine intake or yung once a day na lang. Okay. Once a day na lang. Anong advantage ng black coffee o yung coffee na with milk? Okay, wala bang ano yun? Wala bang... Sa akin, wala namang ano eh. Wala naman. Wala namang kakaiba doon? Or almost okay lang? Basta limit mo lang sa isa kapag nagpa-palpitate ka. Yun na lang. Mm-hmm. But sabi nila parang mas healthy daw yung black coffee. Kasi ano yun, brewed yun, tapos walang ano... Kaya lang, ako, to be honest with you, noong unang lapag ko rito sa Amerika, nag-brewed coffee ako, nagpalpitate ako eh. Oh, din! Sanayan. Kaya ayoko. Nag-try ako yan. Nag-2-3 times a day ako kasi gustong-gusto ko siya. Masarap talaga. Palpitate din ako. Oo. Talagang stimulant siya. But, magpapalpitate. Pero ako ngayon, nasanay na. Okay. Mm-hmm. Okay naman siya. Yan ang ano po. Si Sir Angus daw, yeah. Meron siyang thyroid, yun daw ba yun, kaya ang nagiging dahilan minsan, kaya para nakakaramdam siya ng heartbeat minsan na mabilis. Yes, siguro, Sir Angus. Madalas siya mag-coffee, alam ko malakas sa coffee. Yes, Sir Angus. Sir Angus, kung meron kang thyroid disorder, unang-una, bawasan mo na muna yung kape mo. No? Lahat ng mga yung mga soda, so, lahat ng caffeine, bawasan mo yon. I-limit nyo po in moderation. Kasi po, yung case ng thyroid disorder, nagko-cause po yan ng abnormalities sa yung puso po. Yung kanyang, kung hyper ka o hypo, pag hyper, mabilis masyado, may tendency talagang magiging cause yan ng paglaki ng iyong puso. Hypo, ganun din. Kasi yung pagbaba naman ay pagbagal ng beat, yan din po. Nagkukos din ang paglaki din po. Basta binigyan po natin ng too much pressure
yung ating heart, nagkukos po yun talaga ng enlargement. Kasi siya po, yung left side, yung pumping station, siya yung nagpa-pump talaga, imagine, yung normal niya na 55 to, yung pressure niya, do-double po yun, imagine. So, kawawa naman. Kumbaga, ang pinaka, nalala ko yung nag-lecture, ang example niya, di ba yung tayo pag nag-gym, nagpapalaki tayo ng puso, ng heart, ng mga muscle, no? Para mag-shape. Ganun po ang nangyayari naman sa heart din natin pag too much. Kasi talagang nagde-develop po yung gym mo talaga, yung lifting mo, grabe, yung exercise mo, continuous, talaga consistent. Ganun din po yun. Binibigyan mo ng pressure yung muscle para ma-shape siya. Yung heart naman natin, binibigyan mo siya ng pressure para mag-doble yung kanyang pagpapump dahil nadadamage na po yung mga kanyang fiber, yung kanyang muscle mismo sa tendency. Do-double siya para ma-supplyan niya kasi trabaho is to supply yung blood flow for the whole entire body. Mula sa ating toes hanggang brain. Imagine, yun po yun. So, kaya malaking pressure, malaking binibigay natin load sa kanya. So, yun po ang nangyayari doon po. Kaya nangyayari sa ating kaibigan, napabayaan talaga. Napabayaan, you know, left untreated talaga, hindi na-address ng tama. So, I'm sure nagkaroon ng blood, yung description na talagang napagod, hiningal na, umupo lang. Kasi ano na yun eh, yung attack na yun, yung sumakit na yung shoulder mo, yung limbs mo, yung upper limbs mo, tapos yung chest mo parang pinipiga na yun eh, parang pinipiga na ang feeling mo ron. Wala nang blood flow, nag-block. Tapos sasabayan yun na chest pain na, tapos pati yung leg mo. Sa neck, kasi yung carotid artery mo, wala nang supply. Sa carotid towards your brain. Tapos yun na yun, paano ka na? Magpa-pass out ka na nun. Yun na po yun. Yung oxygen, wala na lahat to. Yun ang nangyari. Kaya yung mga sinabi ko po kanina, mga signs and symptoms, tandaan niyo po yun. Kung mayroong heart problems, tapos yun, well, pero wag naman ho kayo maging paranoid na ganun. Hindi po. Ano lang po talaga, normal check-up palagi, pa-check-up nyo, i-monitor nyo, pakiramdaman nyo ang sarili nyo. Ganun lang po yun. At pinaka-importante sa lahat, sundin nyo kung ano sinabi ng professional ninyo, doktor or whatever. You know, yun po ang number one. Okay? Tapos sa pagkain, number one po talaga is yung pride, yung deep, lalo yung deep fry len. Yung deep fry, oo. Number one yan na ayaw ka na pagka meron ka ng heart enlargement. Ay, oo, no? Huwag ka na magde-deep fry. Kasi po, yung chemical reaction po nun, no? Isa talagang nakakapag-cause po yun ng inflammation. Pag nakain mo yon, yung chemical na yon, so nasa bloodstream mo, posible niyang i-inflame yung mga parts ng ating puso po. No? Yung heart, yung artery, yung arterial wall, yung heart wall, magandang po. Lahat ng tissue po, magkukos po siya ng inflammation. Nung bulb, lahat po kung saan siya mag-ano po doon. Lahat ng mga deep fry. So, yun po ang mga dapat nating iwasan. Tapos, yan nga po, lalong-lalo yung mga processed food. Lalo yung processed food. Although, hindi naman natin pwedeng dahil, siyempre, negosyo yan. Hindi naman baka magalit sa atin. In moderation na lang po ang gawin niyo. Kasi yung citrate po, yung preservatives na ginamit niya ron, hindi ho talaga healthy sa ating puso. Hindi talaga. Kaya, isa pa ho yung oil, yung vegetable, yung mga cooking oil natin, no? Kala natin yung vegetable oil maganda. Hindi po. Dahil yung nagra-rancid siya, mabilis siya mag-rancid. Pag nag-rancid po siya, hindi maganda rin po yun. Nagkukos din po ng inflammation din po yan. Yun po ang nangyayari sa puso, sa heart natin. Okay? Yan. Yung mga coffee is life. Ayan, si Sis Josephine. Coffee is life daw. Especially yeah. 3-in-1, no? 3-in-1. Naku, wag yan. 3-in-1, hindi ko alam. Grabe. Naku, grabe. Pwede ako sa tingin ko. Magkatingin ako ka na lang.
Miss Joss. Makaka-develop din yun ng diabetes. I tell you that. That's one thing sure. Yes. Diba ang 3-in-1? Yes. Diyan ako na ano eh, sa 3-in-1. Mm-hmm. Oo. Yung pa ko, yung diabetes po, iwasan. Dahil pag mayroon ka, pag diabetic ka, posibleng humina yung puso mo. At lumaki rin pa. Magkaroon siya ng heart enlargement din. Yun din po yan. Okay? Ano, instead na kaping 3-in-1, alam ko, magkaping barako na lang. Masarap yung kaping barako, di ba? Yeah, totoo. Dito nga yung ano, yung McCoffee, yung kape ng McDonald's. Basta ako, walang creamer, wala lahat. Masarap, di ba? Oo. Yun na. Kaya yun na lang po ang gawin yung coffee. Huwag na po yung 3-in-1. Huwag na yung mga ano po na yun. Kasi masyadong marami silang nilagay kung ano naman nilagay nila. Di ba? What about those sunflower oil? Alam po, hindi rin to okay. Yes. Ano? Okay yung sunflower oil, Len. Okay naman? Okay, sunflower oil. Okay pala. Okay. Okay yung sunflower oil. Okay daw yan sa Angus pala. Okay? Okay yan. Uh-huh. Yeah, so kaya kung iisipin natin okay. Yung napakaraming ano talaga po. Tapos, yung ano po, yung soda, isa pa po yun. Yung one soda a day, well, pwede lang yung one soda a day, pero kung pwede ka mag-skip ka na lang, kasi unang-una, yung ano niya, yung, of course, yung talagang, kasi maski yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga zero-zero nila. Hindi totoo yan. Uh-huh. In fact, mas lalong grabe pa, mas worse yun. Kasi yung ginamit nila mga artificial sweetener doon po yan. Mas grabe po yung chemical na yun. Mas nagko-cause po ko yun ng inflammation din. Too much MSG. MSG, isa rin po yan. Nagko-cause din yan. Isa rin. Kaya, in moderation na lang po. Well, pwede naman yung mga herbs natin, di ba? Pwede naman yun. Parang kung flavoring lang, di ba? Yan lang gamitin. Mm-hmm. Kesa sa MSG. Okay. Okay. So, may question pa. So, lahat, ano pa ang, lalo po yung may mga hypertension, no? Let's say, ilang taon na kayo may hypertension, i-monitor nyo ang unang gusto po yan. I-monitor ng gusto at, checking mabuti po. May question. Bakit daw ang tao, kahit physically fit, nagkakaroon pa rin ng heart problem? Katulad ni ano, Doc, itong si, yung artista na si Richard De Cepeda, talagang ano siya, physically fit siya, nag-workout siya, maayos, no? Tapos, genetics, ano siya? Genes, sa genes yun lang. Kapag let's say, okay yung life, okay ka, careful ka, you know, ano, it's either the genes, yung genes, yung pinanggalingan mo from your parents or in the family. Kaya importante po yung medical history, yung history po. You know? Mm-hmm. Pero yun, that's, ako yun ang sagot ko sa question na yun. Kasi lahat, healthy ka naman, but meron. Well, tignan natin yung history, yung medical history doon po yun. Normally, lahat naman kami, kahit yung Western doctor, yun din ang tinitignan po yung history, yung family history, para alam. Mm-hmm. Yeah. Yun ang, kasi marami. In fact, nung ako yung nagpa-practice dyan sa Philippines, yung actually, siya ang ka-counterpart, Western doctor siya, pero kasabay ko siya sa clinic namin, sa St. Francis. At yan, nasa clinic kami, nandiyan kami sa clinic na dahil may patiente. O, duty kami pareho. Tumawag sa kanya yung kapatid niya. Attorney ang kapatid niya. Healthy attorney talaga. 45 years old yung time na yan eh. And that okay. Was, I think, anong, yeah, that was 2007, I think. Alam mo, nag-heart attack siya. Nasa gym mismo. Ay! Yeah. Oo, talaga? Mga ganun eh, oo. Kasi merong, kasi nga talaga, meron kasing nag-exercise.
yung mayroon ka ng heart enlargement, tapos medyo strenuous pa na hindi mo, alam mo, kaya mo, whatever. Siyempre, umabot ko rin sa peak. So, mag-rush down yung blood flow. So, nag-block ngayon, nagkaroon na ano. So, yun po yun. Kaya heart attack ang mangyayari. Yan, nagulat nga kami noon. Pati siya talaga ano. Na pinag-usap. Kumbaga, healthy yung brother, hindi niya alam, meron parang heart enlargement. You know? Kaya, ingatan po talaga, pakiramdaman yung sarili, na ganun po, no? Lalo yung mga simpleng, yung hindi naman simple, ibig sabihin yung mga may nakaka-experience ng palpitation, tachycardia, mga ganyan po, kahit po yung arrhythmia, mga ganyan po, no? Huwag kong i-take for granted o huwag ipahalo, walang bahala, ipa-check po yun. Dapat ma-check. Pag heart talaga. Ayun. Yung bang mga ano, bawa, madalas ka nagkakaroon ng mga sama ng loob, ng mga tinatago mo. It can lead stress, sa, yeah. Stress. Okay. May konti, ano din ang stress? Kaya nga, pwedeng ma-develop? Pwede rin. Although, hindi naman talaga binigyan ng emphasis. Pero stress talaga nakakaano din ang puso talaga. Tsaka bakit may mga tao, Dok, na hinihimatay? Maraming dahilan yun, Len. Kagaya nga nung, di ba yung lecture natin last time, yung tachycardia, may syncope or, you know, nagpa-pass out. Yung, yun nga, yung sa tachycardia, kapag kayong wala ng space o wala ng time, dire-diretso ang bilis ng heart pump ng pump, wala ng time yung feeling time niya para yung circulation from the outside from the body towards papasok dun sa right atrium, tapos magre-release kagad ang left ventricle, so dun nagkakaroon ng choking o parang nalulunod doon, so ang tendency nung pwede siya mag-pass out. Okay. Oo. Yan po yan. Wala siyang time. Nang supposedly, meron dapat lab, tapos yung resting time, di ba? Yung pagtibok ng puso, no? Yan. Pagka masyadong mabilis, wala nang time. Yung resting time niya, wala talaga, hindi na siya makapag-feel. Hindi na siya makapag-ano ng blood do sa mga chambers. Yan po yan. Yeah, so. Okay. Ito, may tanong si Sir Angus. Sabi niya, paano po ba dapat or ang tamang approach if you have any heart disease aside from taking medicine, can one person can take the Western medicine and Oriental medicine at the same time? Ganto po yun, Sir Angus. Yeah. Ganto po yun, Sir Angus. Kung let's say, heart problem, let's say, i-pick up natin na lang yung, let's say, coronary heart disease or, coronary heart disease, so may damage, pwede po naman yun. Pwede kung ano yung binigay sa yung medicine. Kaya nga lang ako, tinitignan ko po at titignan ko yung interaction. Pwede magsabay. Kayo, at the end of the day, kayo pa rin magde-decide kung gusto nyong pagsabay. Hindi ko iniisip. Sabay mo. Hindi ho ganon. Ako, magbibigay ako ng advice and then yung kanyang doktor, ganito sinabi. Now, sabi ko, ikaw ang... At ako, normally ako, personally, binibigay ko po yung side effect. Palagi yung side effect. Of course, meron din side effect ang herbs. Meron din. Kaya nga, inaano po yun, binibigyan ko ng way kung paano iti-take. Ganun. Tapos yung ako pa. Then sa acupuncture, wala pong natutulungan ko pa nga, naayos pa nga yung palpitation. Lahat na yung mga symptoms po na lessen out po sa acupuncture. When it comes to medicine,
Kasi meron po talaga minsan interaction mula dun sa ano, mula dun sa western, sa pinrescribe, sa nareseta sa iyo ng doktor mo, minsan may interaction po. Lalo may mga take ng mga blood thinner, yung mga warfarin. Yan, pagka ganyan po, hindi ako nagbibigay ng herbs pag naka-warfarin yung pasyente. No? Ako puncture lang po ang binibigay ko. Hindi ako nagbibigay. Ingat po ako magbigay ng, mag-prescribe ng mga formulas. Dito po ako. Lahat naman kami, yun din naman ang ano, yun ang alam na. Ano. Kasi, napaka-ano po yung interaction. Pinauuna namin actually pag nag-stabilize, pinauuna namin ng Western medicine, you know, or work hand in hand, nakikipag-communicate ako sa doktor niya, whatever, sa Western doctor, then yun, naayos naman. Pwede-pwede, kayo pa rin mag-decide kung anong gusto mo. Pero, kagaya nung ano, no, isang pasyente ko to bago mag-COVID. Mm-hmm. Yeah. Actually hindi ko dinictate, sinabi ko lang sa kanya kasi meron na siyang heart failure. Ayaw na ayaw niyang mag-take ng mga medicine. Sabi ko, no, pati nga hypertension pill niya. No, inumin mo 'yan, sabi ko. Hindi kaya nga nandito ako sa iyo. No, hindi pa pwedeng na ako okay. Maibababa ko. Nabababa kasi namin yung ang blood pressure niya pumunta sa akin 150 over 85 o 90, ganon. After ako pang, bababa yun talaga. Ngayon, pero sabi ko, yung maintenance mo for your hypertension, ituloy mo yan. Hindi pwede mo itigil. Hindi ako nagsasabi sa iyo, stop mo yan. Ayun talaga. Ang ginagamit niya, herbs, yung, ano bang, yung gano, ano bang pangalan ng herbs na yun? Galing ng Malaysia to eh. Uh-huh. Tapos eh, distributor siya. Alam mo, nakakalungkot din kasi oh. Okay pa naman siya ngayon, buhay pa din. Oh. Pero talagang ano na, nasa 50% na lang yung kanyang heart ngayon. Hirap na. Talaga? So, bakit naman sa, sila magkakapatid tsaka yung sister-in-law niya, pasyente ko, until now, sabi ko, bakit naman kasi, kaya nga, matigas ang ulo ng bayo ko yun, sabi niya. Hindi ko, wala, may nag-advise sa basa kanya, tigil niya yun. Sabi ko, pwede niyang pagsabayin. Sabi ko, binigyan ko pa nga siya ng program kung paano niya, wala namang side effects doon sa kanyang iniinom, yung ginagawa namin. So, pero ayaw niya kasi, yung basa, yun ang mahirap eh. Pagbasa ka ng basa sa internet, no, i-consult nyo po. Hindi ko sinasabing mali ang nasa internet o whatever. Yung mga information, tama ho yan. Kaya lang, mas mabuting meron po kayong guidance ng isang professional. Sabi ko nga po, huwag kayong mag-self-medicate o yung kayo mismo, oh to, tagayin naman lang, simpleng bumibili, pag nakita yung, oh, this is good for my immune system, good for the heart, good for the kidney. Lahat na lang binili, no, that's not good. Hindi ho dapat. Ganun. Maniwala kayo. Meron akong pasyente to. 20 ang kanyang supplement na iniinom every day. Dami naman yun. Disco day. Kahit na supplement yan, what will happen to your liver? Ano mangyayari sa iyong kidney? Kahit po supplement or natural yan, still, hirap, mahihirapan yung liver to convert o i-convert yan. No, para i-break down yung chemical na yan. So, i-limit nyo or bigyan nyo ng time yung sarili. Ganun po yun. So, again, iayos nyo po. Mismo teacher ko nga noon sa pharmacology. No, yung nag-aaral pa nun, no? Sabi nga, tawag niya nga sa mga nasa internet, mga bogus daw. Sabi ko, sir, di naman. No, ano, lahat na lang bibilihin mo? Sabi ko, teacher ko, puti ito. Lahat na lang bibili mo yan. What will happen to your body? Kung lahat na lang yan, ilalagay mo sa katawan mo. Which is true, di ba? Ganun po. So, dapat, hindi. Kasi napakarami ho talaga, napakaraming nakalabas sa internet, ang dami. Pero, kung hindi mo naman, kasi, good for the energy, good for the sleeping, good for, ay nako, hindi ho lahat, totoo lang. Itama lang.
Well, yung 10 nga lang, yung 10 inting kasamang supplement at saka maintenance mo, hirap na liver mo ron eh. Kaya kailangan, ako personally, inaayos yun. Like, ngayon si Nancy, marami siyang inam. Pero inaayos ko. Mm-hmm. Ako mismo, kasi siya na lang eh, nakikita ko sa kanya, yung kanyang acid reflux na supposedly wala na before, ngayon bumabalik, grabe pa. So, minamanage ko na siya, ako pang show, whatever. Meron akong tinanggal na gamot, mga ganon ba? Kasi tinignan ko talaga sa internet, so itong side effect, well, sabi ko, tayo natin muna ako, mag-uusap kami ng doktor mo ako, ba't ganyan? Mga ganon po yon. So, hindi lahat po. Although maganda po yan, dinesign yan para sa ating health, but hindi ho lahat. No? Merong tama at kung paano iinumin at yung program po. Kaya nga, ina-advise ko, makipag-usap po kayo sa isang professional. Huwag yung sarili lang ninyo. Okay po. So, yun ang ikaw, marami ka ng supplement tayo niinom, pero inayos naman natin, di ba? Yeah. Ano lang naman? Ilan ba yung sa akin? Ano lang? Tatlo. Yeah. Mm-mm. Ganun lang. Yep. So, nakakalungkot talaga yung nangyari sa kaibigan natin. But, ganun talaga na mahirap ang puso. Maging bata pa. Tapos, nagkaroon ng ganun. Medyo talagang na-damage na yung heart talaga. Ang dami na sa tingin ko. Dahil masyado nang namamaga palagi ang lower legs niya, mga ganyan. Tapos, hirap na. Mm-hmm. Yep. May question ka pa rin. Tapos, yung pagkain po, no? Yung pagkain, isa, balik tayo sa pagkain talaga. Talagang kailangan po yun na yung lifestyle talaga. Iba, kung po pwedeng, wag na mag-deep fry, okay? O, siguro paminsan-minsan. Mm-mm. Sabi nga, gano'ng kadalas yung minsan na yun, paminsan-minsan. Di ba? Kasi, yung deep fry na yun talaga, grabe ang chemical na yun, tinignan ko. Grabe ang chemical na talagang at nagkukos ng inflammation talaga. Excuse lang. Sabi ni Sir Angus, baka daw may recommend ka na acupunctures sa Manila para sa brother niya. Kasi may nakikita kayo lang, syempre, baka may hindi legit yung mga nagpapaalis. Sige, Sir Angus, i-message ko sa iyo, kakausapin ko to. Meron akong kilala, pero yun, kakausapin ko siya. Taga-Kainta siya, ang clinic niya. Ayan, kalookan yung kapatid ni Sir Angus. Alam ko nag-clinic to sa ano, nag-clinic sa pumunta rin siya ng Makati, sa isang kaibigan ko, sa clinic ng pagkailangan siya. Yeah, pwede, Sir Angus, sabihin ko sa i-message ko sa iyo. Okay. Yeah, so yun lang ang talagang kailangan din. Pagka ang heart po talaga, talagang i-consult right away. Sa mga sinabi ko, mga signs and symptoms kanina, i-consult nyo right away. Huwag nyo ipagwalang bahala. Kasi hindi biro po yun. Dahil kung ngayon, ito lang nararamdaman nyo, nagpapalpitate, ngayon, eh kung hindi nyo in-address ang tama later on, chest pain o basta, although ang chest pain, maraming pinanggagalingan, kaya nga, ang professional kami, tinatest namin kung talaga saan ang chest pain ba sa heart o what, kasi meron pong chest pain na pag pinrest mo, heart sa muscular lang po. Minsan yung bone lang, kala mo heart talaga, mga ganun, pero bone lang, sa rib cage lang, o minsan doon lang naman sa heart, sa muscle lang po, wala sa heart talaga. Ganun lang po yan. Kaya, ang pinaka, para maano po talaga, ma-rule out ng tama o ma-diagnose ng tama po, kailangan mo makipag-usap kayo o makipag-consult sa inyong doktor. Ganun po yan. Hindi naman, sa mga health centers naman, meron naman lang, di ba? Kahit papa. Meron ba? Hindi, ibig ko sabihin niya po, pwede naman sa mga health centers. Tapos, meron din naman siguro yung mga
magtatanim lang siguro sa barangay, ganun, para ano, di ba? Para makapagpa-check. Okay. Sabi ni Sir Angus, pasalamat na rin daw siya dahil walang baboy sa Kuwait. Kasi kung meron, baka panay ang kain niya. Oo nga, totoo rin yun. Maganda rin yun, Sir Angus, na wala ano, diyang pork. Alam mo, Sir Angus, totoo talagang, kasi talagang, ako nga, to be honest, ako, binabawasan ko na rin kumain. Although, ang sarap talaga. Yung, ang sarap. O, oh, kagabi, ang dinner ko, napilitan ako, kasi dagdala ng pork adobo. Pero alam mo, sumama ang pakiramdam ko baka tapos yung kumain. Ay, bakit? Kasi saan mo na ako rin kumain. Oo, oh, parang bumigat yung ano ko, yung, tsaka hindi maganda, hindi gumanda. Oo. Parang taga na lang ako. Eh, isang buwan na ako, hindi lang. Halos 2 months ako hindi kumakain ng pork adobo. Kasi, kami matagal na rin, ha? Oo. Eh, nagustuhan ko pa naman talaga yung mga taba-taba talaga. Oo naman kasi, no? Wala rin na pag yung maganda yung pagkakain. Yung talaga minsan, sa tao lang. Oo. Pero pag in moderation, sabi nga ni Mari mo, ikaw naman kasi, gusto mo na ubusin lahat eh. Hindi ko. Okay. Oo, yun na. Pero, eh, ang hirap pag lalo kapag kain talaga. Pero yun lang po talaga. Lahat tayo pare-pareho. Pakiramdaman natin yan sa sarili. Tapos in moderation lang ho lahat hanggang kaya natin gawin. Kasi napakahirap talaga minsan sa tolo. Pero mas mahirap pag nagkasakit, di ba? Yun po yun. Right, Len? So, eto. Si ano okay. Daw, si Alma. Sabi niya, Doc, si tatay po makulit. Sabi niya ganon. Ayaw inumin yung maintenance niya. Kasi naging okay lahat yung ano, Doc. Yung result ng laboratory ng tatay niya. So, ayaw nang uminom ng ano, ng maintenance. Sabi nga daw ni Alma, bawal yung ganon. Mm-hmm. Sabi niya, ng tatay daw niya, healthy naman daw yung kinakain niya. Mm-hmm. Ganito po yun. Kung anong maintenance kaya yan, hypertension o diabetes o whatever. Ganito po yan. Ano lahat hypertension? Ganito po yun. May totoo yan na merong umaayos yung, you know, padalong kasi na nagme-maintain ka, may time na umaayos talaga. Ganito po, sabi mo sa kanya, Alma, kung let's say tayo isang buwan maayos, no? Okay, no? Pero huwag mong itigil. Pag let's say isang buwan, bilangin mo na nag-normal. Kasi nag-normal yun, kasi may maintenance ka, yun po yun eh. Ngayon, let's say 1 month, 2 months, 3 months, hanggang 6 months maayos, i-consult niya rin sa kanyang doktor. Huwag yan tatanggalin. Yun ang nasabihin mo sa kanya. Delikadong-delikado ho yun. Hindi ho maganda. Kasi sabihin natin na like dun sa ano, no? Sa mga example ko dun sa may mga diabetes, no? Meron akong pasyente nito. Actually, yung kanyang A1C, ano pa lang, although elevated na talaga, dahil sa, ano na, 6.5 na eh. Kaya ano pa lang, ang layo na actually ng difference. Kasi ngayon binago, ang normal is 5.4 ang A1C. So, ang difference, no? Pero, binigyan na siya ng metformin niya, 500 milligrams. Pero tagal na, 3 years na, normal, sabi ko, tanungin mo yung doktor mo ako. Tanungin mo siya, sabi ko nga, wag mong hihingi ng opinion ko na para i-stop ito or whatever. Or, sabihin mo sa kanya, every other day, the take kong ganyan, pero again, mga friends, huwag niyo sundin ito sinasabi ko. Binibigyan ko lang kayo ng mga insights. No? Yan talaga. Kayo pa rin ang magtatanong sa inyong doktor. Sabi ko, every other day or take it as you need it. But still, sabihin mo sa inyong... Lusartan yung kay father niya. Lusartan. Oh, that's hypertension yun, Len. Oo. Yeah. Ano yan? Bali, angiotensin 2 inhibitors po yan. No? So, bali... One month na raw. Huwag niyang itigil. Huwag niyang itigil. In fact, yung heart, yung lost heart na yan, yung group of, yun yung mga arm na group of medicine, ginagamit ngayon sa heart enlargement
para paliitin yung puso. Oo, minum si ano niya, si Shai, narinig sa kanya yan. Para paliitin yung puso. Yung gamot na yan, yung losartan. Losartan, balsartan, mga gano'n, no? Alma, sabi mo sa daddy mo, huwag niyang itigil. Huwag. Kasi kung 1 month pa lang, eh kaya yung normal, dahil inuminom niya because of that medicine. Kung normal na ito na 6 months, doon, sabi ko, tanongin niyo yung doktor niya. Ganun po yun. Kahit na healthy naman ang kinakain niya, yung doktor niya makakapagsabi niya. Pag delikado yun, delikado yun. Kasi 1 month pa lang na normal, bigla, kung mapagod yan, na inano siya, biglang tumaas ang pressure, paano yan? Delikado yun. Yan ang mga tendencies. Normal ngayon, isang buwan na ngayon, kaso nagkaroon ng isang situation, biglang nag-trigger yung hypertension niya. Oh, yun po yun. So yun ang delikado. Sabi mo sa kanya. Kahit pa healthy ang kanyang kinakain, healthy lifestyle, still the same. Kasi may maintenance na yan. Okay. Tanong sa doktor mo. Wag niyong itigil. Minum lang daw niya pag tumataas lang yung BP. Niinom. Wag. Every day po dapat. Once a day yan eh. Once a day. O ganun once. Din daw yung kapatid ni Sir Angus. Nag-maintenance. Umiinom lang din daw pag tumataas lang din yung BP. Wag po yun eh. Wag nga ganun, Sir Angus. Hindi maganda yan. Hindi maganda. Dapat po every day. Every day. So, ituloy po dapat. Delikado po lalo yun. Yung sabi ko nga, kung biglang mag-trigger po yan, may sitwasyon na nakapagpa-trigger, tumaas ang blood pressure, ang gagawin niya. So, tsaka pa lang siya iinom. Delikado. Mm-hmm. Yeah. Tuloy-tuloy niyo muna. Tuloy-tuloy niya po muna. Pag mabot ng 6 months at talagang dire-diretso na okay siya, kausapin niya yung doktor niya. Ano po yan? Kasi normally ho yan, hindi po abrupt ang pagtanggal niyan o titigil bigla. Ibababa ang dosage po. Ibababa. Kasi pag normal naman tagal, let's say 6 months, normal, baka naman bumagsak yung blood pressure, hindi rin maganda yon. Kaya makipag-usap kayo sa doktor ninyo. Ganun po yun. Para let's say kung 50 milligrams o 20 milligrams, 40 milligrams, ibababa po yon kung normal na po siya. For so many months, normal siya, ibababa po yung dosage. Hanggang sa ma-win off po yan. Ganun po ang ginagawa. Hindi po abrupt ititigil na iinumin ko pag tumaas, hindi ho. Mas lalong delikado yun. Okay. Lalo pa naman itong mga hypertension pill na ito, no? Ayan. Yeah, okay. Ang losartan, okay yung losartan. Isa yun sa magandang hypertension maintenance, yung losartan na yun. Hindi masyadong grabe ang side effect lang. Hindi. Mm-hmm. Yung losartan. Okay. Ayan. Kaya dapat yung mga maintenance, iniinom din. Dapat talaga. Dapat iniinom ang maintenance. Tapos pagka nag-normalize, para ibaba po yung dosage niya. Ayan, kulit doon ng tatay ni Alma. Sinabi na, ay doon makinig. Dapat daw siguro, yung makausap sa iyo. mahirap magpala. Sabi ni Sir Angus. Mahirap magpalaki ng tatay, Alma. Alam mo lang nga daw nagtrabaho kasi nung parang meron yatang holy yung All Saints Day ba yun, meron sila talagang kailangan, syempre cemeteryo, alam naman natin yung tatay ni Alma, parang traffic. Ano ata, no? So ano, tumaas yung blood pressure, tumaas yung init, so inuwi. Oh yeah, may hilo yun. Nahilo. May hilo yun. Tapos hindi na nakapag-motor. Inuwi na lang siya. Kasi nga, nahilo. Yun nga. hindi pa stable yun. Hindi pa ano. Okay, tsaka napuyat eh. Napuyat daw. Napuyat. Mga ganun po. Kaya, idiretso nyo po. Idiretso. Delikado po yun. Delikado po. Dahil hindi natin alam kung gano'n na yung build-up ng kanyang... Oo.
cholesterol doon sa kanyang mga arterial wall, sa kanyang mga arteries. Hindi natin alam, nandigas ba siya, nagbara ba siya, whatever. Or yung kanyang heart mismo, yung heart, marami po kasing dahilan po eh. Sa hypertension, pwede yung heart mo, yung heart muscle mo, mat-steep siya. So, kaya hindi makapag-ano, tumataas ang pressure. Mga ganun po, marami yung dahilan, maraming dahilan. Kaya nga nakikita niyo minsan, naririnig bakit dalawa ang kanyang hypertension pill, tatlo. May strategy po yun kung bakit ganun. Later on, explain ko yun sa mga susunod po kung bakit may mga ganun. Kasi hindi lang ho basta sa pagtaas ng cholesterol or number one yun, no? Dahil tumataas ang pressure, dahil yung artery, napuno na ng fats, napuno na ng taba, napuno na ng cholesterol, tumataas, kumikipot siya, o yung lumiliit, no? Yung dinadaanan ng blood flow. Isa po yun. Pero meron din mismo sa mismong heart. Meron din po yung heart muscle, mga ganun po. May mga maraming dahilan. Maraming pinanggagalingan po. Ng hypertension po. Okay. Yeah. So, ayan. Ang cornflakes ba, nakakapagpataas din ng sugar? Yung mga cereals. Yan, mga cereals. Kaya siguro tumaas yung ano ko. Although hindi naman siya matamis, yung plain lang. Mm. Ilang ano kasi yun na naging breakfast. Basahin mo, pabasa mo yung ano. Kaya, basahin mo, yun ang mga advice ko sa'yo. Yung mga naka-ano ano mismo. Yung mga label, basahin mong mabuti. Oo. Wala namang siyang sugar na nakalagay. Kaya lang cornflakes nga kasi. Diba? Baka talagang ano din. Yung carbohydrate content niya siguro. Kasi yun eh, dahil mabilis siya mag-convert into sugar right away. Kasi no? Fiber eh. Yun Nag-129 na naman ako, shock. Sabi ko, iba yun. Ibaba mo pa siya. Kaya nga eh. Pumintay mo lang doon sa 100 to 110. Ganun kaya lang. Nga eh. Ganun kasi siguro, nagkaano ko, napadalas ang kain ko ng cereals. I-ano mo ulit. Okay. I-program mo buti ulit. Okay. So, yan po ang ating mga... Basta, kita mo, isipin mo yung heart, no? Yan, talagang, naaral ko, ako yung estudyante pa, nakita ko, pero, sabi ko, nung intern hanggang sa nag-handle lang ng mga cases, actual case, ang hirap dahil ramdam mo yung kanilang sa actual patient, yung hirap, nahirap siyang huminga, lalo pag nakahiga. Yung mga ganun. Hirap na. So, sabi ko, tapos talagang konting kilos lang, pagod na, you know, mga ganun. Talagang heart congested, yung pag mga heart congested talaga, whatever. Hirap. Kaya, alagaan po natin yung ating mga puso, okay? Sabi nga ni Alma kahapon, huwag mo nang pawawarak yung puso, Alma, ha? Well, ganun lang yan, oo. So, at talagang yung mga, ang dapat talaga is talagang, ayun talaga yung mga fish and chicken, white meat, yan lang. In fact, kung kakain ka ng mga ham ngayong December, ang piliin nyo yung turkey ham, yun lang talaga dapat. Yun lang. Kasi, medyo, although yun, turkey ham, medyo meron pa rin preservatives yun, pero at least yung ano yan, hindi mataba yun. Pero, wag ho araw-araw. Huwag lang talaga araw-araw. Naalala ko yung bacon araw-araw. Ay, Diyos ko. Yung bacon. Pero mas malala yung pagka talagang lechon talaga, di ba? Ay, ngayon, puro lechon, tapos meron pang mga barbecues.
Yan pa, yung mga barbecues na yan. Ay, nako, nakapag-inom. Paminsan-minsan lang talaga. Dapat talaga, moderate lang talaga. Oh, in moderation po talaga lahat. Dapat talaga in moderation. Yan ang kailangan natin ngayon gawin. Ikaw, nag-ano ka na ba? Nag-barbecue ka na ba ng lamb mo dyan? Ay, medyo matagal na ako din nakakaluto. Ah, hindi na. Lamb. No, medyo matagal-tagal. Tatamad kasi ako magluto lately. Alam kasi pag nagganyan ka, dami ano kasi. Alam mo yung sa kusina, ang amoy. Although pag kinain ko siya, hindi siya maamoy kasi talagang naglalagay ako ng mga herbs. Kaya lang yung ano niya ba, kasi sa loob ng bahay, di ba? Saka sa kasi, malamig. Pag lumamig yan ng konti, parang alam mo yun, napakalamig na gaano. Pero ang napakasarap ng lamb. Sa totoo lang. Lalo sa rice, no? Favorite ko kaya yan. Sarap. Lalo na yung mga buto. May mga buto. Tapos may taba-taba. Tapos toasted pa yung pagkakaluto. Sarap. Ang sarap, no? Baka ngayong Christmas. Yan. Yung magagawin mo? Chicken na lang. Kaya ako talaga nag-aaral lang. Nag-chichike na talaga. At least ilagay mo sa air fryer yon, tanggal ang oil. Ang air fryer ba? Wala bang ano yan? Wala bang pangit na epekto sa health natin? Meron din. Meron din, di ba? Meron din, oh. Meron din. Ano yan eh. Meron din siya. Kaya nga, paminsan-minsan lang. Ang pinakamaganda sa lahat, tinolang manok na lang. Oh, yun, sarap din naman yun. Grill, okay din. Yung ano lang, yung tama lang. Yun ang pinakamaganda. Tapos, yun kasi, kahit papano kasi may oil din siya, pero at least yung oil niya, pwede mong ano, ma-eliminate, di ba? Tapos sa fish, yung mga salmon nga, yan, maganda sa heart yan yung... Oh, kasi rich in omega-3. Omega-3 fatty acid, yan, okay na. Yan. Okay na, okay po yan. Okay. Tapos, mga vegetables natin talagang kailangan mga green, kailangan po yon. Tapos yung mga fruits, yung mga... Avocado is good also. Yung mga berries, yan. Okay yan. Hindi na ang dapat kainin po. Sabi ni Sir Angus, pag matapang daw ang amoy ng lamb, ibig sabihin, fresh ang meat. Oo, dito. Fresh yung mga lamb dito, Sir Angus, kasi mahilig sila dito sa lamb. Kasi talagang andun pa, talagang napaka-angguro eh, no? Napaka-angguro. Pero ang sarap-sarap niya. Umuling ka na rito. Sarap na. Nangamoy yung buong bahay mo eh. Pero ang sarap sa totoo lang. Basta talaga, ano lang yan, parsley, garlic, tsaka yung mga iba pang herbs. Hindi na siya magiging maanggo. Yeah. So, okay. Yep. So, yun Sir Angus, basta yung kapatid mo kailangan ipatuloy-tuloy mo yung kanyang medicine, ha? Huwag mong ipahihinto. Or, yung sinasabi niya, tsaka lang iinom pag mataas, huwag. Ugali, no? Marami yung kailangan mga Pilipino na gano'n nung kailangan pa practice, tsaka mga kaibig kakilala ko pa nga. Pero dapat talaga, ituloy-tuloy kaya nga maintenance, eh. At parang lalagay mo sa risk yung ano mo. Buhay mo pagkaganyan. Oo. Kasi iniisip nila yung side effect. Totoo po yun. Pero, kaya nga sabi ko, kapag 3 years, 5 years na nandun ka sa medicine na yon na maintenance, tanong mo sa doktor mo, kausapin mo siya. Lalo yung mga hypertension pilihan. Tanongin mo siya kung paano. Kasi dapat palitan po yun. At makikita mo naman ikaw mismo kung ano side effect niya. Yun ang tingnan nyo sa internet. Yung iniinom niyong medicine, tingnan nyo, nandun nakalagay lahat yung mga side effects niya. Tapos kung paano makakounter yung side effect, nakalagay naman doon. Yun to, sasabihin ng doktor mo yun.
Pero pag normally, pag 3 years to 5 years, na dapat palitan po yan. Okay. Ang betya na lang daw si Sir Angus ng talong sa Pasko. Ano na lang? Talong. Mag-letya na lang daw yan ng talong sa Pasko si Sir Angus. Ay, talong yan. Ang sarap naman yung Sir Angus. Ako nga. Uy, pero ang sarap kayo na yung saladong talong, no? Yung saladong talong. Yung tinuro na yun ni Sir Angus. Ginagawa ko yan. Oo, yung iniho na talong, iinsalada mo, tapos lagyan mo ng ano. Yun, iskalibada. Iskalibada, alam ni Sir Angus yan. With bell pepper. Yeah, ganyan. Lalo ko naman lang yung ano. Yung talong dito, malaki talaga, malaki. Yung Mexican manamis na miss. Oo, manamis na miss siya. Tapos yung malaking bell pepper din. Oo, capsicum. Sarap. Tapos vinegar, nilalagyan pa namin ng sibuyas tsaka... Oh, garlic. Yeah. Sibuyas, garlic, tomato. Sarap kaya. Ay, sarap, no? Kahit tapos, kainin mo lang, Dok, no? Tapos, Sir Angus, meron kang ano, meron kang baked na salmon. Ang sarap. Oo, pampaalis umay kasi yun eh. Oh, yeah, ang sarap-sarap niya talaga. Yun na lang talaga. Uy, na-miss ko yung bigla. Na-miss ko ang iskalibada. Ah, iskalibada ba tawag doon? Oo. Basta nung tinandaan lang namin ni Nasin, ni Marimo nung luto namin. Oo. Mm-mm. Yep. Yun na lang, Sir Angus, sa Pasko, ganun na lang. Kasi mahirap pag mag-steak ka. Bagay, kumura dyan ng... May baka ba sa kanila? Meron, no? Oo, meron. Oo, sa Kuwait, meron dyan. Wala lang talaga yung point. Masarap din kasi ang steak, Sir Angus, no? Pero konti lang, Pasko naman eh. Oo, pamisa-misan, pwede naman yan. Hindi naman lagi. Mahal din kasi, di ba? Oo. Kaya paminsan-minsan. Yung mga ribeye talaga. Yan, ako. Ang sarap kaya nung ribeye. Almahalan. Mahal-mahal. Pero, nga lang, paminsan-minsan na lang talaga. Eh, mas mahal naman yung beef doon sa Japan. Oh. Ay, siyempre naman. Japan ba naman? Mahal-mahal. Diyos ko, meron na naman. Tuwing Pasko dito, sa December, dito sa Costco, meron. Biruin mo, Len, magkano yung per pound? $700? Uy, Diyos ko naman, napakamahal naman yan. Hindi na lang bali. Hindi bali na ako kakain yan. Diba? Ang dami naman na masasarap din na pagkain. Ba't kami pipili ng ganyang ka-expensive? Diba? Galing nga sa Japan eh. Yung Kobe ba yun? Yan. Ano? Kobe yata. Dahil daw, special daw yung beef na yun. Ay, naku. Diba? So, ay, mahal. Oo. Mahal, $700. Mahal din daw kila Sir Angus sa supermarket ang steak. Mahal din. Kaya, diba? Kaya mag-ano na lang tayo, chicken na lang at saka talong na inihan. Uy, masarap kaya, grilled chicken, tapos yung ano, yung iskalibada, Sir Angus, diba? Iskalibada, sarap! Yeah. Grilled chicken, busog ka na nun, sarap nun. Okay na. Oo. Mm-hmm. Yung grilled chicken na ipadibone mo, tapos ano mo lang ng mga spices. I-grill mo. Ay, ang sarap. Oo, ang sarap niya. Malasang-malasa. Pwede mo nang ikupit yung Sir Angus sa ribeye. Pwede na yun. Masarap din ang chicken eh. Basta meron kang side dish na ayun, nga, iskalibada or salad ka. Masarap. Ayan. Yan. Diba? Yan ang dapat natin. Ano. Tapos, yun nga po pala, kapag ka... meron ka ng gantong issue, no? Meron ka ng heart issue. Yung Kobe and Wagyu. Yes. Yung sodium intake lang. So, babaan talaga. Yung alat po, babaan. Oh, yung salt. Pero, okay lang ba totally natanggalin ng salt? Kailangan din natin yun, Len. Diba, no? Kailangan din natin yun. Kailangan din natin. Ay, konti, diba? Konti lang. Mm-mm. Dapat meron pa rin. Kailangan din natin po yun. Hindi pa pwede. See? Yung nanay ko kasi tinatanggal niya yung salt. Sabi ko, hindi pwede. Dapat kahit pa paano meron pa rin. Dapat po. Tama na po. Okay, Doc. Ayan. Tama lang. So, napakaganda. Okay. So, wrap up na tayo. So, yun po yun.
ingat-ingat lang talaga, ingatan natin. Yung mga, sabi nga yung Pasko, di ba, malamig ang kanilang, ano ba yan, malamig ang kanilang Pasko, so hindi sasama ang loob mo dahil malamig ang Pasko mo. Sumasama ba ang loob, Len? Sino? Pag malamig ang Pasko? Depende. Depende ba? Kung papasamain mo yung loob mo, nasa sa tao na yan. Okay. So, huwag na po yan para hindi ka magkaroon ng heart enlargement. Ganun po yan. Yan, oo. Ganun yan. So, again, mga kaibigan, basta, o mga friends, basta't nararamdaman nyo po, unang-una, huwag kayong mabahala na, let's say, nasabi, meron kayong heart enlargement, okay lang. Pero pakiramdaman nyo po yung sarili ninyo sa mga signs and symptoms. Sa sinabi ko po, ganun, at palagi kayong mag-consult sa inyong doktor. No? Pagka unang sinabi, sundin nyo ho religiously para hindi ho mag-result o mag-develop ng another. Habi ko pa nga sa inyo, ang heart enlargement is ano pa lang po yung symptoms. Meron na hong nagde-develop na isang klase ng heart disease. Diba? Ang dami kanina. Marami ho tayong, maraming heart diseases po. Marami. Kaya, ingatan nyo po yun. Kaya, yung pagkain at exercise po talaga. Pero, yung exercise, kung hindi pa naman talaga ganun ka, talaga yung heart enlargement, kaya po mag-exercise, yung capacity still, okay, tuloy lang, tama lang. Mga walking lang po, mga ganun. Wag na ho mag-gym at magbuhat ng mga weights, wag na yun. Yung ano na lang. O mag-bike ng maghapon, wag naman ho yung ganun. Basta, walking is okay na po yun. Okay na yun. Okay. Sabi ko nga, yung pagkain, ingatan. Kung po pwedeng wag na mag-deep fry, wag na. Okay, di po yun. Iwasan. Oo, ito nga, meron ang binibigay si Sir Angus dito na ano, menu. Yeah, sabi niya, ano, po. Yeah. Tapos kung po pwedeng wag na hong uminom ng alcohol, di ba sabi ko last time, one shot lang a day, gano'n. Kung kaya yung wag na, di wag na. Kaya lang, pag may occasion, dapat in moderation. Yung cigarette po, tanggalin na. Wala naman eh. Wala namang ano. Kasi mas may occasion, pwede namang hindi magsigarilyo. Lalo sa malamig eh. Diyan sa Pilipinas, ang mahal na dyan eh. 10 piso na pala dun, Len, ano? Oo, 10 ang isa. 10. Isang stick, 10 pesos? Mas mahal pa, no? Teka. Mas mahal? Isang stick. Ay, hindi naman. Mas mahal pa rin dyan sa inyo. Saka dito sa mahal. Oh. Yan. Oh. Sa Philippines ka ako. Sa Philippines, magkano isang stick? So, mahal. Huwag naman ni Garilo. Ang isang kaha, 20, no? So, 200 na yun. No? Yung isang kaha. 20? 200. Hindi, 20 pieces. 20 sticks. Oh, magkano yun sa Philippines? 200 pesos. O, yan nga. O, siya, ang mahal. Imagine mo kung everyday one pack ha, sa isang imagine mo sa isang buwan makakagastos ka ng 6,000 just for the cigarette. And plus, na yun. And plus ang sweldo mo minimum sumusunod ka ng 600 pesos a day. Nabawasan pa ng 200. Ay, laki nako. Ng kabawasan. Kalokohan yun. Sobrang laki, no? Huwag naman magsigarilyo po, ha? Oo. Alam mo, mayroong sigarilyo dito, yung binibilot, anong tawag dyan? Yung tabako. Tabako yata yun, mura lang yun eh. Oo, may tabako. Oo, yun. Ganon din yun lang eh. Oo, ganon din naman. Kaya lang mas mura-mura ata. Oo, huwag na. Basta huwag na lang pag-usapan yung may mura o mahal, huwag na lang. Oo, huwag na mag-yosi. Kasi kawawa ho niyo, kawawa yung heart natin. Kawawa yung heart din. Okay? Yeah. Okay po. So, Len. Anong yung menu ni Sir Angus? Ano ba yung menu niya? Ano? Roast chicken. Oh, roast chicken. Pan-seared salmon with garlic, broccoli. Tapos merong sauce siya na sinasabi dito. Ayan, menu niya. Tama, yung broccoli na merong sauce na ano. Sarap to ah. Sarap to. Okay na okay yan sa Angus. Oo, masarap. Pero parang maano pa rin, pampatanggal sawa kasi sa, ano, yung escalibada. Tapos meron ka rin itong broccoli, okay, babe? Masarap din yan. Broccoli. Masarap na po yan. Yung menu niyan. Okay? Sir Angus, ha? Bad talaga ang mag-yossi. Okay? Wala talaga. Tanggalin na natin yan, okay? Okay, Alan. Okay. Tanggalin na, okay. So, yung coffee po, in moderation lang kapag meron na kayong palpitation, no? Tapos,
Diyan sa Philippines, huwag na yung 3-1. Kaping barako na lang, ho. Oo, barako. Kaping barako. Kapila lang. Oo, yun na lang. Yan, mas okay pa ko yun. Okay? Yun na lang. Exercise, oh, tama lang po yun. Okay? Alright. So, thank you, Doc. Kaibigan, so, ingat po kayo at ingatan natin ating mga puso. Huwag yung pababayaan na pasamain ang inyong mga puso ng inyong ibang tao. Hi, Lena, ha? Okay. Okay, so, Pasko na ho. So, magpakasaya na lang kayo. Pero ingat-ingat ang pagkain, ha? Ingat-ingat po. Alam ko, maraming mahilig mag-crispy pata, Ay! Lechong kawali. Lechong kawali, ganyan. Lechong belly. Lechong belly. Lechong belly. Okay. So, ganyan lang po. Ingatan lang. Kasi, depende naman po talaga yan sa ating maging lives. Kung gusto natin maging healthy, talagang dapat maging healthy. So, hahaba po ang buhay natin, eh. Yung buhay na, yung sabi nga natin, yung life expectancy ngayon is 65. Oh my, 50 years old, may nawawala na, 65. So, may, pag iningatan mo, aabot po ng mga another additional 10 years. Di ba, Len? Yes. 20 years. Maganda na po yun. Uh-huh. Bonus na bonus na po yun. Di ba? So, ingatan po natin. Okay? Alright, mga friends. So, I hope pagbigay kami uli ni Lena, nakapag-share ng ng information po, sundin niyo lang po lahat kung nasasabihin ng doktor ninyo. Yun ang masasabi ko. Okay? Okay, Len. Bye for now. Okay. Thank you so much. Sa magandang topic na napaka-informative and education. Marami salamat sa inyo ni Maria. Salamat Doc po. Willy. Good morning there. Miss Alma, thank you. Thank you, Doc. Maraming salamat. Ayan, guys, si Miss Tunet na lagi din nandyan. Thank you so much sa lahat na nandyan, na nanood from the beginning up to the end of the program. With Doc Willy and Marie Nancy, maraming salamat sa inyo lahat. And hope this episode of ours, ipakishare para at least maraming marating at marami tayong matouch na mga buhay-buhay ng iba, lalo na mga may mga health issue, na itong mga ganitong episode natin, pwede nilang makuha na ng mga ilang impormasyon para at least magamit din nila sa kanilang lifestyle. Kaya sa inyo lahat, maraming salamat sa lahat ng live chatter, and of course, sa lahat na nandiyan na nag-stay talaga sa mula sa umpisa hanggang katapusan ng episode. Thank you so much and see you again on our next episode dito pa rin sa Kaalaman Pang Kalusugan with Doc Willy and Marie Nancy. See you next Thursday and of course tomorrow would be another exciting episode dito pa rin sa Light and Pantok with Lenny at iba pa. Thank you so much guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre pa, stay safe everyone and take care of your health. Siyempre pa, health is wealth. Okay? Kaya always be grateful, be thankful and always count the blessings. God bless everyone and of course God is good. Kaya mag-ingatan lahat, laging pangalagaan ang mga kalusugan at huwag abusuhin ang ating mga katawan, matulog ng tama at kumain ng mga healthy food. Okay, this is it. Love you guys. Thanks so much to all of you. Good night, Pinas. Good night, everybody. Love you guys. Adios a todos. Be happy, be inspired, be in love with the right person. Be sweet always according to Doc Pili and Marie Nancy Villegas. Be wiser, be stronger, be fiercer, be braver, be independent, and be bolder. Bye, guys. Love you, April. Adios a todos. Bye.